Kita niyo ang itsura ko ngayon, kakaiba. Ha! Sabi ko na sa inyo, kakaiba na ngayon ang mga diskarte ng mga okay? Tumaba! Yung pisngir ko tumaba ah! Grabe kasi yung tita ko magpakain sa akin. Ang sarap. Ayan, ano, tumaba. Dinggin kay tamis, kahit kunting liwanag ng pag-ibig, ang sa akin ay ipahiwan. Pag-ibig ko'y kay ganda ng langit, at ang sa... Kahit konting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Ma'am Encarnita Flores, Spring 3. Kahit konting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting liwanag ng pag-ibig, ang sa akin ay ipahiwatig. Pag-ibig ko'y kay ganda ng langit at ang... Magandang gabi! Magandang gabi, buong mundo, buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. May utang pa kayo sa Mindanao sa akin, 1 million subscription. May utang ang Visayas, 1 million subscription. May utang ang Luzon sa akin na 1 million subscription. Ay, may maganda dyan ha. May dumating na maganda ha. May magandang dumating. Siguro, alam niyang mabango ako ngayon. Siguro, alam siguro niya ngayon na medyo kakaiba ang mga amoy ko ngayon pagka nilanghap mo. Jesus Gear Baliga, shout out kapatid. Magandang gabi. Ang ating DJ ng sweet. Ang pinaka-DJ ng sweet. Nandiyan, dumalaw ha. Siya ang pinaka-DJ ng sweet ha. Magandang gabi po sa buong mundo. Sa iba't ibang sulok ng daigdig na mayroong Pilipino at kung saan umabot ang aking broadcast. Ha! Siya, ikaw, galit ko. Mayos ka, kasi ang mamanahin ko hinahabol ko ngayon. Yung mamanahin ko kailangan habulin ko yan, ha? Kasi ako, wala akong mana. Kailangan talaga may mamanahin ako. Okay? Next, kagwapo. Kikiam. Ano yung gwapo kong Kikiam? Ano yung gwapo kong Kikiam yan? Eh, Kikiam? Supot pa. Anong gagawin? Ay. Hi! Shout out po sa lahat ng Pilipino dyan na nakaabang po sa ating posted na advance posted agenda for tonight. Ating agenda for tonight. Matindi ang ano ha. Matindi ang ating agenda for tonight. Kakaiba po ang issue na lakayin natin ngayon. Medyo mainit na mga kaganapan. Mainit na kaganapan ang ating matutunghayan sa gabing ito. Ma'am Hamamura, shout out. Makita naman ninyo. Nakita naman ninyo kung anong klaseng preparasyon yung ipinakita ko sa inyo bagong paligo, ang bango-bango ng kilikili, ang bango-bango ng antay nga walang tutuli, kinalikot na yung ano. Diba? Kinalikot na ng cotton buds. Yung ilong ginupit ang mga buhok. Ano pang hanapin mo kalinisan yan? Nandyan, kompleto na. Ang bango, kompleto at kakaiba. O, diba? Okay. Philippine Most Wanted, good evening, shout out kapatid. Nah, nandyan yung mga bisita natin kakaibang
Kakaibang nalalanghap nila sa gabing ito, mga kababayan. Ibang-iba po ang mga nalalanghap ng ating mga kapatid na Pilipino na kung saan talagang matindi ang pangamuhi nila sa ating mga talakayan. Kakaibang isyo, punto por punto tatalakayin. Isiwalat natin ang dapat isiwalat. Ibigay natin sa publiko ang dapat malaman ng publiko. Ibigay natin ang seguridad sa publiko na kailangan ng publiko. Isiwalat natin ang mga dumi sa lipunan. Wala po tayong poprotektahan. Kaibigan ka man o kaaway, ikaw ay subject para aming pag-usapan ngayong gabing ito. Diba? Sinasabi ko naman sa inyo na kami ay simple lang kaming tao, naniniwala kami sa kabutihan. Pero ang ginagawa ninyo, sinisira ninyo kami, ginagamit ninyo ang isyu ng kababaihan para kami ay mapasama sa mga, sa publiko. You are trying us to discredit in public. Mga alipin na nilalang ng mga maitim na budhi, magandang gabi sa lahat, bago pa, pulo. Bagong pulo, diba? Diba? Ma'am Arlene Bughaw, shout out, ha? Sabi ko naman sa inyo na hindi po ako nakakasundo ng isang taong hipokrito. Hindi po ako nakakasundo ng mga taong, ng mga nilalang na hipokrito. Kahit sa sulok ng mundo nandyan, kahit sabihin natin mayaman kayo, tigasin kayo, mas matigas po ang iyong lingkod, tandaan ninyo yan. Hindi po ako sa inyo, hindi uurong ang bayag ko sa inyo. Talagang tuloy-tuloy tayo na mag-away kung kinakailangan mag-away. Araw-araw tayo mag-away. Wala kaming reservation para sa inyo. Number one po, una. Actually, pang-apat ito na isi. Ulitin ko lang kasi naka-highlight sa puso. Bakit naka-highlight? Kasi di ba binansagan nila akong balahura sa babae? Kaya po i-highlight ko ito ngayon. Number one issue, number one. Number four ito. I-highlight ko lang. Issue number 4, gagawin kong number 1. Unahin ko kasi mas importanteng talakayin natin itong number 1 mamaya. So dahil nag-umpisa pa lang tayo, talagang ipaamoy muna natin sa ating mga kababayan ang kakaibang amoy na dapat nila malanghap ngayong gabi ito. Magandang gabi po sa lahat. Shout out sa mga bagong dating. Shout out sa lahat sa inyo. Salamat sa tuloy-tuloy na pagbibigay ng suporta sa atin. Okay? Wag po tayong ano ha, mga tay, wag manghide ha, wag. Kasi may bisita tayong taga-galing sa kabila, ha? May bisita tayo dyan. Walang katayan. As long as wala namang sinasabi masama, ha? Wala pong katayan. Para malaman nila na tayo dito ay mabait, maganda tayong tao dito, pupuntahan. Hindi tayo mga salbahe, di ba? Okay. Issue number 4. Ito po, gabi-gabi ko binabanggit ito kasi ito yung inyong pinaninira sa akin sa publiko. Una, number 4 ito pero ilagay ko sa number 1. Isyo ng kababaihan, binabalahura ni Amazing Idol. Sino may sabi nito? Kabilang po sa nagsasabi nito si Iloco Pinoy. Kabilang po si Iloco Pinoy. At saka yung isang lalaki diyan na nagpapasikat diyan na naghintay ng oportunidad na naghintay ng oportunidad na panaytambay sa ilis yung tinatawag ng pitch na yung boses parang biik, ang sakit sa tinga, yung ganyan boses parang pinipilit magsalita, hindi malamang bakit hirap na hirap siya banggitin yung mga salita na yung boses ang sakit po sa tinga parang biik nagyayabang, yung pala tambay lang na may na gold digger. Wala rin parang kwentang ano tao. Yung buhok mo, gupitan mo muna kasi nagkalat yung kulot. Ang dumiting na ng ulat bago ka maggawa sa susukmed, bago ka magpasikat. Ha? Okay. Bastos nga ba? Balahura nga ba si Amazing Idol sa babae? Katulad po ng kasabihan, araw-araw kong minabanggit dito. In every effect, there is a cause. Yun po ang palagi kong pinapalala sa inyo. Tanungin kita, Iloco Pinoy. Tulog ka ba nung binababoy ako? Ginagawa akong kikyam. Pinos ako sa publiko. Ginagawa akong wanted. Tulog ka ba nun? O gising ka? Natutulog ka ba, Iloco Pinoy, nung binababoy ang aking mga followers na mga kababaihan ni Didi Manyak? Ikaw ba'y tulog ng mga time na yon? Gumising ka lang bigla nung kaibigan mo na ang aking nirisbakan?
Iloko Pinoy. Nabihan ko naman kayo matagal na panahon na galit ako sa mga taong hipokrito. Ayaw ko ng hipokrito. Pinipilipit ko talaga ang leeg ng hipokritong tao. Maniwala kayo sa akin. Pumipilipit pa ako ng leeg, hindi ako nagbibiro. Puntahan niyo ako kung gusto niyo. Pilipitin ko ang leeg niyo. Promise. Okay? Thumbs up muna para medyo maganda ang laban. Ngayon, sabi ninyo, balahura ako sa babae. Nagtanong na po ba kayo sa aking mga followers na aking pinagtatanggol, na aking dinidipinsahan? Nagtatanong na ba kayo sa kanila kung ako ba ang bastos o kayo? Kung sino ang mas baboy sa atin? Ang problema kasi ninyo, kayo-kayo lang din nagtatanungan, kayo lang din nag-uusap. Hindi ninyo tinatanong ang mga followers ko, mga hipokritong satanas. Sa sunod, maniwala kayo sa akin, marami pa akong mumurahe. Wala akong pakialam sa inyo kahit sino pa kayo. Walang pakialam. Umayos kayo para ayosin ko kayo. Nakita ninyo yung mga babae dito, mga prominenteng mga personalidad na sa akin nanonood? Sasabihin ninyo bastos ako? Hindi ba kayo nag-isip? Bakit hindi niyo sila tinanong? Na bakit nandiyan kayo kay AI? Bakit hindi kayo, binabastos ba kayo? Tanongin niyo muna, bago kayo maggawa. Ha? Diba? Okay. Dahil nakapagsalita na ako, at saka ikaw, Pits daw ang pangalan mo, hindi magkakilala, hindi naman si... Hindi naman magkakilala yung mukha mo. Gupitin mo yung buhok mo na nagkalat ang dumi ng mukha mo. Linisin mo muna yung itsura mo bago ka maggawa, bago mo ako sagupain, dahil mapahiya ka talaga pag nagsasalubong tayo kasi ang liig mo talaga, pilipitin ko, promise. Pilipitin ko talaga, maniwala ka sa akin. Hindi ako... I-check niya ang pangalan ko sa Brands 34 sa Kitchen City. Puntahan niyo kung anong kaso ko. Mga pinilipit ko na liig. Nandun, apat. Punta kayo, Brands 34. I-check ko doon sa Brands 34. Magtanong kayo kung anong mga kaso ko. Lahat po yun, mga pinilipit ko ang liig. Kung gusto niyo, kung nangarap kayo, sige. Okay? Issue number one na tayo. Ay, number two. Kasi kanina, yung number one, ginawa ko number four. So, ibig sabihin, pupunta na tayo sa... Issue number 2. Ibang klase na po ako ngayon kasi nagtitake note na po. Wala na akong nakakalimutan. Ibang klase na inyong lingkod, mga kapatid. Okay? Issue number 1. Isang male blogger na walang mukha pero hudas sa pamilya at babaero kahit walang pangalan sa sukmed. Walang pangalan sa sukmed. At kumabit ng isang female blogger dito sa Pilipinas na isang pinagpapantasyahan ngayon ng mga manyak sa Pilipinas. Okay? Lahat po ito tatalakayin po natin punto por punto. Wala pong reservation sa atin dito. Tuloy-tuloy tayo. Wala tayong inatrasan. Kung sinasabi ninyong baboy ako sa kababaihan, kausapin ninyo ang mga followers niyo para mahinto. Ha? Kausapin niyo. Kasi ang pinoprotektahan ko dito mga followers ko, wala akong pakialam kung magkagatong tayo ng tinga. Ang followers ko, kailangan ko silang protektahan. Mga demonyo kayo. Wala kasi kayong pakialam sa mga followers ninyo. Kaya mga basto sila. Kaya sila din mga baboy. Kasi kung may pera sila, okay na sa inyo. Dito kahit may pera, hindi ko tinatanggap kung bastos. Tanungin nyo si Mang Ere kung anong ginawa ko sa kanya. Maano yun, medyo mahangin din nyo sa pera. Pero tingnan nyo, kung mukhang pera ako. Tingnan nyo ngayon ang live ko. Walang monetization. Hindi po monetize ang aking mga lives ngayon. Katunayan po na hindi ako katulad ninyo na sugapa at mukhang pera ng mga pisti kayo. Okay? Oh. Gayahin ninyo yung prinsipyo yung pinapakita ko sa publiko kung kaya nyo na hindi kailangan ng pera. Kayo, puro kayo mo. Mukha ako. Mga itsura nyo. Mga kunyari pa kayo. Hi, Don Amilanghel. Shout out. Ops. May kaibigan tayo. May bisita tayo. Ha? Walang away. Walang away. Kumustahan lang. Kaibigan lang ha. Please lang, kikausap ako. Wala tayong ano dito ha. Wala, kasiyahan lang kasi masisira ang aking performance ngayon. Tingnan nyo po, hindi monetize ang aking live ngayon. Pero seryoso ako magpiperform para makapagpabot sa publiko ng mga kaganapan po. Kung ano ang mga pampublikong issue na nais po maintindihan ng taong bayan. Ganun lang po tayo kasimple dito. Wala po tayong ano dito. Wala tayong arte-arte dito. Wala tayong pera-pera. Magpi-perform tayo kahit hindi monetize ang live. Tingnan nyo ang nakalagay ko ano. Oh, andyan, kausap ko yan kanina. Duna girl, kausap ko yan kanina. Okay.
Ah. Ngayon po. Yun nga. Nang bababae dito sa Pilipinas, nagtatago sa kamera habang niloloko ang sariling pamilya. Ang point of view ko po dito, katiwalian. Ano? Ang imbitasyon, ang point of view ko po dito, katiwalian ang hanay nyo. Ibig sabihin, pinatutunayan ko sa publiko na kayo ay mga taong mga tiwali. Sa hanay ninyo, nandyan yung mga katiwalian. Bintaha, bugawan. Bugawan ng sariling anak. Bintahan ng laman. Hudasan ng sariling pamilya. Nandyan sa inyo. Pagkatsismoso at saka tsismosa, nandyan lahat sa inyo. Tandaan nyo yan. Hindi nyo may kukubli yan. Lahat yan ay good vibes lang. Kasi masisira yung akin ano dito. Good vibes lang. Good vibes lang tayo, ha? Wala tayong ano. Ibang kaway natin ngayon, iba. Good vibes lang tayo, mga kapatid. Please. Ha? Ah, magsaya lang tayo dito kasi masisira yung aking tatalakayin dito. Kasi siyempre, titingin ako diyan sa inyo kung may problema. Hindi masisira na yung konsentrasyon ko dito. Tuloy-tuloy! Tuloy-tuloy tayo, ha? Tuloy-tuloy tayo. Sa issue ng number 2 tayo, ginawa natin number 4 yung number 1 kasi kanina. Isang female vlogger ang pinagpapatunayan ko sa inyo na may asawa sa abroad, nangabit dito sa Pilipinas. Ayaw nyo ito pag-usapan? Kasi sasabihin na naman ninyo may binabalahura ako. Pinapatunayan ko po sa publiko ng mga tiwali kayo, ng mga klase ng mga tao kayo, wala kayong mga kwenta. Pati pamilya nyo, pinagluloko nyo. Okay? Sige nga, sagupain nyo ako. Sige. Kung masakit sa inyo yung mga salita ko, di puntahan nyo ako at magbugbuga na lang tayo. Wala nga problema sa akin. Kay Bento, Tony, shout out. Okay? Yan. Okay? May asawa sa abroad. Mayroong kirida sa Pilipinas. Female blogger na hindi naglalagay ng pangalan. Pati Facebook mo fake account, pati YouTube mo fake, lahat ng pagkatao mo fake. Kasi marami nagpatunay na ikaw raw doon na tao ay plastic na tao. Kaya lahat na kayo diyan plastic. May kasabihan. Who your friends are and they will tell you who you are. Ganon ang mga uri ninyong mga pagkatao kayo. Wala kayong mga kwentang nilalang. Wala kayong mga prinsipyo, mga tiwali kayo. Promise. Wala talaga kayong mga kwenta. Yung mga followers ninyo dyan, pag naka-realize yan pagdating ng araw na mas matino kami dito, iiwanan kayo niyan. Pag-isin nyo, wala na kayong followers. Magsisip, promise. Okay? Issue number 2. Ay, tika muna pala. Number 2 na pala yun. Ngayon mga kapatid, ang ibig ko lang sabihin dito, hindi po tayo nagsasalita dito. Hindi po tayo nagsasalita. Hindi tayo nagsasalita dito nang wala tayong pinapakitang mga taong magpapatunay kung ano po ang totoong nagaganap. Hindi po tayo nagsasalita. May mga tao pong lalabas. May mga tao pong magpapatunay lalabas. Nandito po ngayon, may mga panauhin po tayong biglang nagsidatingan, nagpresenta, na willing silang magbigay ng pahayag dito sa publiko para po sila ay makatulong na malaman ng publiko ang buong katotohanan. Okay? Issue number 2. Totoo bang may naganap na bintahan ng laman? Mamaya po, malalaman po natin dito sa ating mga panauhin ngayon. May ngayong gabi po, mayroon tayong mga panauhin na maaaring magpapatunay sa mga kaganapan po, kung ano ang kaganapan sa Pilipinas. Yun mga kumakalat po ngayon, mga chismis. Dahil ito po ay patunayan ng ilang sa mga panauhin natin. Magandang gabi sa inyo lahat. Number 3, ay number 5. Number 5. Ay hindi, number 4 pala. Kasi narito ako. Number 4. Number, issue number 4 ha. Totoo bang may dinudugas na laptop
ang isang babaeng pokpok na nasa hanay ninyo sa Japan. O diba? Totoo ba na mayroong dinugas na laptop sa isang lalaki na kanyang manliligaw sa Japan? Ito po ay ating patutunayan ngayong gabi na ito ay nagaganap. Dahil may mga panauhin po natin, tayo dito na ating titingnan. Nais ko lang po, i-acknowledge dito sa publiko ang ilan sa ating mga panauhin ngayon na magpapatunay po na mayroon mga nagaganap katulad po ng mga pick-upan, pick-up points, at saka yung U-turn slot kung saan sila nag-U-turn, kung saan sila na hotel nagpupunta. Ito po ay nandito ngayon. Ang kabilang po sa mga panauhin natin, yung kumandong po, yung nagkandong sa babaeng tinuturing ko, yung nagkandong, ha, nandito po siya ngayon, magandang gabi, nagkandong kay Pukpok, yan, nandyan. Nagkandong kay Pukpok, nandyan po, dumating, magsasalita po yan mamaya, may tatanong tayo. Ang susunod po na ating i-acknowledge ngayong gabi, nandito ngayon, ang ating pick-up point number one. Pick-up point number one sa McDonald's MRT EDSA, corner Quezon Avenue. Okay, antayin po natin at yan ay nandito ngayon at magparamdam sa atin yan. Kasi nandito rin po ang ating pick-up point number two sa Starbucks po sa Quezon Ave, malapit sa EDSA. Nandito po silang lahat ngayon. Ito po ay ating pag-uusapan. Tatanungin natin sila punto por punto. Talakayin natin ang isyu kung gaano katotoo ang ating pinag-uusapan ngayong gabi. Ma'am Leonida, shout out. Magandang gabi sa iyo. Okay? Nandito po si yung taga-Kandong. Kasi ang istorya po ganito. Ang istorya po, pinatutunayan natin na mayroong nagaganap na bintahan ng laman na kung saan itong mga tao na ito rin yung kabilang sa mga bumababoy sa atin. I-expose natin sa publiko yung kanilang ginagawa para mahinto yung kanilang pambababoy sa atin bilang patunay na sila po yung totoong tiwali, hindi po tayo. Ang katiwalian po ay nanggagaling sa kanila. Wala po sa atin ang katiwalian. Kaya ngayong gabi po, mayroon tayong mga expected ngayon na panauhin. Maaring sila ay nandyan pa nag-toothbrush pa or nagpabango. Pero nandito na po, nag-signal na po sila na sila po ay nandito ngayon. Sila ay willing na magsalita at mag-expose ng anumang klaseng kaganapan na pinag-uusapan po natin. Mainit po na isyo sa publiko na may kinalaman po dito sa mga mamamahayag, katulad po ng mga vloggers, katulad po ng mga followers, mga keyboard warriors. Sila po ay magsasalita tungkol sa mga kaganapan po dito sa ating lipunan. Kaya Janice Junatex, shout out, magandang gabi sa iyo. Okay, Mama Rinik, personal shout out, magandang gabi. Sino pa? Yung mabisita natin. Si Mama Rinik na. Justin Paul Fishing, shout out, magandang gabi. Mark Lee, shout out, magandang gabi. Ma'am Phil Masikini, shout out, magandang gabi. Kakaiba ang ating issue ngayon na ibabalibag sa publiko. Pagsasaluhan po natin itong mga balita ngayon na medyo napakadami pong mga mysterious na mga kaganapan. Hindi natin malaman kung saan sila kumhumugot, saan kumuha ng lakas para gawin ang mga bagay na ito. Una, pakisaulit ng laptop sa Japan, sa taga-Japan. Mahiya kayo. Diba sabi nyo, hindi kayo, wala kayong balak na inaantay ko yung ating pick-up point, McDonald's, MRT, EDSA. At saka, pick-up point number 2, Starbucks sa Quezon Avenue, malapit sa EDSA rin. Nalos magkasalubong lang. Kayo po, na aking mga panauhin ngayong gabi, ay inaantabayanan ko para kayo ay, dahil kayo ay aking inimbitahan, sana po nandito na kayo, at alam kong naghilamos lang kayo, at nandiyan kayo sa mga banyo. Alam kong nandito na kayo, sa ating studio. Ang ating studio po ay bukas na para sa ating mga panauhin ngayong gabi. Sana hindi kayo nakatulog, mga kapatid. kasi kayo ang pinaka-importante sa gabing ito dahil sa mga talakayan nating napakainit, naglalagablab po talaga.
Patutunayan po ng ating mga panauhin na mayroon pong bintahan na nagaganap ng laman, ha? Sa Victoria Court Crucia, dinala doon sa pinakamahal. Wow, ha? Doon mo para dinala, ha? Talagang. Mamaya, may tanong ako sa iyo, ha? Sige lang. Ang ating mga bisita po na iba ay medyo nag-tick sa akin na medyo inaayos lang yung kanilang mga kasuotan. Kasi ayaw po nila mag-present ng hindi naka-Amerikana. Ibang klase po yung ating mga bisita ngayon kasi naka-Amerikana sila itong ating mga panauhin ngayong gabi. Di ko inakala na ganun pala katawan niya. Hoy, mamaya mo na i-vulgar yung ano, ha? Mamaya mo na i-vulgar pag tinatanong na kita kung anong makatawan niya, ha? Mamaya kung anong katawan niya, mamaya mo i-vulgar din, ha? Tatanungin kita, babasahin ko yung comment mo, ha? Babasahin ko yung comment mo dyan. Kasi kaya ko kayo inimbitahan dito ngayong gabi ay para kayo'y para paunlakan ang mga katanungan ng publiko kung gaano katotoo ang mga napag-usapan nating mainit na isyu ngayong gabi. Hindi, 40 watching, please thumbs up. Nandiyan si Ma'am Luneda. Hindi na naman yan si Ma'am makarelate ngayon kasi ibang topic. Pero mag-ano na lang si Ma'am, comment-comment na lang. Ano lang tayo ito? More on ano ito? Expose? Expose? Tamsak tayo, Binto Tole. Shout out. Just simple facing. Shout out. Magandang gabi. Ma'am LC Omega. Shout out. Magandang gabi. Ibang klase. Teka. Mukhang nakatulog ang ating mga bisita ngayon sa ano, ha? Medyo nakatulog ang mga bisita natin. Ang ating mga panauhin ngayon medyo inaantok yata ang ating mga panauhin, mga kapatid. Mga maraming salamat sa inyo lahat at ako ay tigasin ng team reservation. Good evening, brother. Okay, tamo, kakaibang mga approach. Mama Rebecca Person, ay binati ko na si mong kanina. Okay? Alam niyo, Sir Artemio Junior Kino. Okay, tanyo. Ariba? Sinabi ko naman sa inyo na kung ano ang ayaw ninyong gawin, kung ano ang ayaw ninyong gawin sa inyo, huwag ninyong ginagawa sa iba. Kasi masakit po pag ito'y binabalik sa atin. Si Rina Landipa, shout out. Magandang gabi kapatid, shout out. Magandang gabi po sa lahat. Okay? Ang mga bisita natin ang ating inaabangan ngayon ay medyo nagtitik sila dito, nagtitik, pumapasok pero nag-ayos lang doon ng mga kwilyo, nag-ayos ng pulbo, nag-ayos ng ano, kasi ito po mga top management itong mga nandito ngayon na masaksihan natin, kakaiba, ibang klaseng mga ano po ito, mga panauhin ngayon, dahil ito po ay magpapatunay kung ano mga pinag-uusapan natin ngayong gabi, dahil sila talaga ay mga okay. Si Rina Landipa, Jaris Igenatics, Artemio Junior Kino Senior, supporters ni Amazing na hindi nakakalimot. Good evening, brother. Ang galing mag-comment ganun, eh. Ni Janice Igenatics. Yay boy, mahilig gumala kahit saan. And brother, good evening brother. O yan, kita nyo naman yan, ha. Soloista, shout out. Kapatid, magandang gabi sa'yo. Marami tayong mga bisita dito. Bisita dito, Bimo ko ang babae na yung Bilmoko. Bilmoka pala, Bilmoka. Bilmoka, ha. Landi pa G-Switch, sabi ni Ma'am Luneda. Hoy, gagmay buto, huwag kang lalabas ng bahay. Yari ka kay Kapitan. Shout out, Artenio Kina Junior, Janice, silo, classmate. Shout out, ha? Okay. Ating mga, kumusta ang mga bisita natin din? Wala ka bang nakitang bisita doon, ha? Ay, mga kaibigan, ang mga bisita natin ngayon ay medyo nagsipilyo pa raw. Nagsipilyo pa raw.
take up po. Magsipilyo pa lang yung mga bisita natin ngayon, medyo. Pag nag, ano, bagsak yung comment, lahat-lahat sabay-sabay yan. Pag nagbagsakan na natin mga, ano kaya, mga panahon ngayon, laglagan na lahat yan, mga sapatos din, magkalaglagan. Mga tik, nagpaka-tiktak po ang ating mga bisita, napaka-Amerikana, kakaiba po, makikita ninyo ka. Iba mga itsura. Iba mga itsura, makikita ninyo, kakaibaan natin. Okay? Umpisahan ko muna pagtanong. Umpisahan ko muna pagtanong. Si yung kumandong, ha? Yung kumandong. Yung kumandong, ha? Yung kumandong kay Pokpok, ha? Yung kumandong. Hoy, kumandong kay Pokpok, matanong lang kita. Saan kayo unang nagkita ng Pokpok Natix? Ito ba'y ang una ninyong pagkikita sa Ed sa McDonald MRT? Or doon sa Starbucks Kitchen Ave malapit din sa EDSA? Saan kayo unang nagkita para magharap ang mga sinasabi nating isyo? Pinili ko na lang ka, pinili na lang kape. Nagulat ako sa kanya. Umorder. Sa kanya, order niya crispy pata, 558.99 ang order. At crispy, 550. Sos, Maria. Bill Mocha siya. Mag-insang shoutout. Mark Lee, shoutout. Bill Mocha pala. Di, ang tanong ko kapatid, ating panauhin. Yung nagkandong, ha? Nagkandong ngay pokpok, ha? Nagkandong. Saan kayo unang nagkita nung kayo ay magpunta sa inyong pupuntahan? Kung saan ba kayo nandun? Saan kayo unang nagkita? Yung pinakaunang place, saan kayo nag-meet? Sa Starbucks noon. Una pa lang, irimito siya ng lalaki na kilala ko, si Pinoy Bugaw. Ah, si Pinoy Bugaw ang nag-ano sa'yo, nagpakilala. Yun pala, si Pokpok na yung girlfriend niya. Ah, si Pinoy Bugaw pala nagpakilala sa'yo. Kaya pala, na-meet mo siya. So ngayon, magulo talaga ako, shoutout. Shoutout, ah, magandang gabi sa'yo. Ngayon, ang sunod kong tanong sa'yo kapatid, na bisita ko dito. Saan ba kayo pumunta pagkita ninyo sa Starbucks? Anong nangyari? Saan kayo tumuloy? Saan kayo pumunta para kayo'y mag-date? Saan? Ano po ba ang nangyari sa inyo? Pwede bang mga Starbucks Queen Avenue, magandang gabi. Nandito na ang ating mga bisita. Shout out. Nandito na ang Starbucks Avenue, ha? Nandito na. Ang inaantay na lang natin yung mga ayong McDonald's na lang, kasi si McDonald's nandito yan. Inimbita kasi natin po kayo si McDonald's at saka si Starbucks. Ngayong gabi po, si Starbucks at saka si McDonald's at saka naggandong kay Pokpok ay ating mga panauhin po ngayong gabi na to, ha? Ito po ay medyo talagang kakaibang istorya ang ating matutunghayan ngayon, kasi kumpleto po ng detalye. Sabi kasi, bagong baryo. Siya kaya, sabi ko, okay, to. Dinala ko siya sa McDo. Nag-uusap muna kami, ha? Nag-uusap muna kayo sa McDo. Okay. So, sa McDo muna kayo nag-uusap. Tapos, di ba? Saan ba kayo? May jacket na ako. McDonald's. Nandito na po si. Nandito na si McDonald's. Si McDonald's. Nandito na po. Duman. Nandito na po si McDonald's. Nandito na po ang Starbucks. Nandito na rin po si McDonald's. Nandyan, MRT Station, ha? McDonald's MRT Station. Dumating na po. Tapo. Ang unang tanungin ko muna si Starbucks, ha? Si Starbucks. Kasi si Starbucks kasi, siya ang unang nakakaalam, kasi doon sila unang nagkita ng Nick, na yung nagkanlong kay Pukpok. Kaya, since si Starbucks ay, alam ni Starbucks yung regular na kaganapan dyan, magtatanong tayo kay Starbucks kung
Gaano sila katagal nakaupo sa Starbucks at ano yung mga in-order habang sila nag-usap bago sila umalis papuntang bagong baryo ng nagkandong kay Pokpok? O, oh, di ba? Starbucks, pwede bang malaman kung gaano sila katagal nagkukwentuhan at ano yung kanilang order habang sila nag-usap ni Pokpok at sa kanilang nagkandong kay Pokpok? Sige po, pa, pwede ba natin masagot kung gaano sila katagal at ano ang kanilang order para malaman po ng publiko na talagang totoo may nagagarap kasi kayo ang mismong witness. Nandito po si Starbucks, magsasalita po ngayon. Kaya abangan po natin ang kanyang paglapag ng comment yan sa comment section dahil si Starbucks po ay magsasabi yan ng pawang katotohanan. Starbucks, pasok! McDonald's and Martin Station, baka out of stock ka. Ayan na po, nagsalita na ang Starbucks Quezon Avenue. Mayroon pong babae at lalaki. Nakita ko po dito sa amin. Nauna pong dumating si lalaki. Ah, naunang dumating si lalaki. Ayan, oo, yan oh. Ibig sabihin po lamang, patunay lamang po yan na talagang may nagaganap talaga na ano, itong mga sinasabi natin pinag-usapan. Kasi po mamaya, pati presyo po ng mga pinagbabayaran nila, pagdating po sa Victoria Court, isiwalat nila, pati po yung binayaran, pati lahat po ng presyo. Kaya hindi maaaring sasabihin natin hindi totoo. Dahil pati po ang Victoria Court mamaya ay magsasalita po, magsasalaysay. Kung ano yung totoong kaganapan kasi mismo na si Victoria Court ang magpatunay talaga na yung talagang kanilang binayaran. Mamaya po, nandito po ang ating Victoria Court at top management ng Victoria Court na kung saan doon sila palagi nagpupunta ng kanyang customer. Kabilang po si nagkandungpok, yung nandiyan account, nagkandungpok, kabilang po yan sa mga parokyano niya na kung saan regular po na nagdadala sa kanya doon sa Barrio PSI sa Victoria Court. So, sabi niya, sa Starbucks kami magkikita. Okay, sa Starbucks sila nagkikita, sa Starbucks. Okay, sa Starbucks sila nagkikita. Kaya ngayon, mga kababayan, tatanungin po natin ang ating isang panauhin, ang Victoria Court, ang umorder, eto pala, nandito pa nagsumagot pa si Starbucks, umorder po si lalaki ng kafe. Kasi yun ang sagot niya kanina doon sa tinatanong ko pala. Okay, sorry. Umorder po si lalaki ng kape, Americano, 130. Oh, detalyado yan ha. Nandyan po ang detalye ha, hindi ako nagawa-gawa. Umorder ng lalaki ng kape, Americano, 130 pesos. Sabi, may katagpuin daw siyang babae. Ayan ha, so may, talaga, may mga tagpuan pala na nagaganap. Ito po, mayroon pa sa baba. Nagtanong po siya sa amin kung pwede ba makigamit ng wifi habang naghihintay. Okay, tabliado. Kaya hindi pwedeng hindi totoo to kasi may kaganapan. Mayroon talaga mga testimonya na makikita ka, mababasa. Kasi po, nandito si Starbucks. Tingnan mo ngayon lang ako nagtawag ng Starbucks. Nandiyan dumating ka agad. Ang bilis. Nag-text kaya na parating ako. Nag-text siya na parating ako. Kaya nandiyan si Starbucks Quezon Avenue, ha? Ito po yung ating pick-up point number 1. Pick-up point number 2, si McDonald. Nandito po lahat para magpatunay po ng mga sinasabi natin na ito po ay pawang katotohanan lamang. Na sasabihin po nila na mayroon talaga totoong kaganapan. Na sila talaga ayroong mga, may mga nangyaring bintahan talaga ng laman na kung saan ay pilit nilang idinideny pero pilit isinisiwalat ng ating mga panauhin. Huwag po natin tatanungin. Mamaya-maya lamang, sana nakahanda na ang ating Victoria Court Management kasi po may ilan akong katanungan. Pero bago ang lahat, habang naghahanda pa si Victoria Court Top Management, mayroon pa akong itatanong kay nagkandong kay Pokpok. May tatanong ako sa iyo, ha?
Nagandong kay Pokpok. Saan kayo pumunta? Pagkagaling ninyo nang sabi mo kasi, nagpunta kayo ng Starbucks, doon kayo nagkita, tapos lumipat kayo ng McDonald's. Pagkatapos nyo pumunta sa McDonald's, saan naman kayo tumuloy pagkagaling ninyo ng McDonald's? Saan kayo nagpunta? Ha? Saan kayo nagpunta ng Gandong kay Pukpok? Ha? Saan kayo nagpunta nung kayo galing ng McDonald's, galing ng Starbucks kasi lumipat kayo ng McDonald's? Saan ba kayo tumuloy? Anong nangyari? Ayan na, si Starbucks. Sulat ni Starbucks, ha? Kasi pasinsya na po, medyo nalilit ang sagot niya kasi nagtatype pa siya. Kaya ako po ay naghihintay lamang. Pero yan po, nalilit yung lapag ng kanyang comment kasi po, abang nagtatype siya, Victoria Court ko siya dinala, ha? Sa Victoria Court. Sandali, babasahin ko muna ang sagot ni Starbucks, ha? Pakamot-kamot. Dahil dalawang oras na siya nag-antay. Kaya instead na yung maliit lang ang binili, kinuha na niya yung malaki. Dahil ang tagal nung inaantay niya, 170 pesos ang kinuha. Ah, okay. So yan si Starbucks. Ibig sabihin po, kasi nagkukwento si Starbucks ng mga kaganapan, may nagaganap po na tagpuan. Yun po ang punto ng pinag-uusapan natin ngayon. Ngayon po, sumagot na si Nagkandong kay Pukpok. Alam niyo ba kung bakit siya Nagkandong kay Pukpok yung kanyang pangalan? Kasi po, ang istorya niya, nag-umpisa muna sa pakandong-kandong doon sa bar. Nagpakandong-kandong po muna na naka-topis lang. Nagpakandong-kandong muna. Kaya po, ganyan ang title ng kanyang pangalan. Kasi po, bago maganap yung bintahan po ng laman, ay nagkandungan muna po sila doon sa mga bar na kanilang pinanggalingan kasi magpainom-inom muna bago po nangyari yung tagpuan pagdating doon sa mga bintahan ng laman. So ngayon po, kasi si Victoria Court, ang sunod po natin natatanongin si Victoria Court, pero tuloy-tuloy muna tayo sa ano, ha? Kasi tatanungin natin si Victoria Court kung magkano ang binayaran pagpasok nila. Tatanungin natin si Victoria Court. Andito na si Victoria Court. Nandito na. Ladies and gentlemen, Victoria Court. Dumating na po si Victoria Court. Top management. General manager po yan, ha? General manager yan. Nandito. Si Victoria Court. Si Victoria. Ah, hindi pala. Operation. Ano pala yan? Tamog dito. Mayroon silang posisyon na tinatawag. May posisyon sila. Resident Manager. Oy, Victoria Court, Resident Manager. Nandito po, imbitado po natin. Nandito po si Victoria Court. Magsasalita po. Pagpasok nila Nagkandong kay Pukpok, tatanungin natin kung magkano ang ibinayad ng dalawa sa kanilang sa kahira. Kasi po, pagpasok nila, magbabayad sila. Magtatanong po tayo kay Victoria Court kung magkano po ang binayad. Kung magkano ang binayad ng dalawa nung sila ay pumunta doon. Kasi ayaw ko magtanong kay Nagkandong kay Pukpok kasi pwede siya magsinungaling. Di ba? Hindi magiging ano natin, ha? Resident manager, tama. Resident manager. Yan, ha? Hindi ako magsasabi. Resident manager talaga ang ano dyan, ha? Ayaw ko magtanong doon kay Nagkandong kay Pukpok kasi baka magsinungaling siya. Pero ang Victoria Court, pag siya nagsabi talaga na yan ang kanilang presyo, yun talaga ang pinaka-legit na sagot. Nag-check-in po sila 12 hours, deluxe. Room po ang kinuha. Okay. Ang kasunod na sagot niya ni Victoria Court ay ang presyo na. Ang presyo na ang kanyang sasabihin, ay, dito, may alam na po dito. Bigat na mga bigat na mga testigo niya, puro mga official. Deklara na po. Nag-check-in po si Pukpok at saka si Nagkandong kay Pukpok. Ang binayaran po nila sa 12 hours ay 1,845 po. 12 hours. O, legit. Diba? Mambibiyan na. Shout out. Magandang gabi. Okay. Nandiyan na. Okay. Tuloy-tuloy lang tayo magkwentuhan. Tuloy-tuloy. So, ngayon, habang
Sila kasi ni ano, magkwento muna ako, magkwento ah, magkwento ako. Tapos i-confirm ni, nagkano ngay pokpok kung totoo ang sinasabi ko ah. Patunayan niya kung totoo ako, nagsinungaling aking sinasabi. Nagkano ngay pokpok, magtanong ako sa inyo ha. Naka nakailang bisis ba kayo sa loob ng magdamag ninyong pagsasama ni pokpok sa loob ng Victoria Court na kung saan nagbayad kayo ng 1,845. Nagkano ngayon pokpok mag, sumagot kayo kung nakailan kayo sa magdamag nung kayo magkasama ni pokpok natin sa loob ng Victoria Court pagkatapos ninyo magbayad ng 1,845. Ano ang susunod na kapan? Kayo ba? May nangyayari ba talaga sa inyo? Magkano ba ang binayad mo? Magkano ba ang binayad mo nung siya ay dinala mo doon? Pwede bang malaman ng publiko kung magkano? Magkano ang bayad mo sa kanya bilang gis niya? Magkano ba ang binayad sa'yo? Magkano ba ang presyo niya na siningil sa'yo? Nung kayo ay pauwi na? Or siningil ka muna ba bago pumasok o pag-uwi na kayo singilan? Ano ang nagaganap sa inyo nagkandong kay Pukpok? Sabi niya, nag-order si babae. Nag-order na si babae habang nagsasyawir ako. Ayaw pa magsumabay. Ayaw sumabay? Sira. Yan na. Tama po, umorder po ng crispy pata. 595 pesos. Oh, nag-order pa kayo ng crispy pata. Ay, ibig sabihin, talagang 12 hours lang kami noon. Sana pre, kaya lang pinadagdagan pa niya ng 12 hours uli. Oy! Humirit pa! Ay, ganun! So, ibig sabihin, dalawang 2-5 ang binayaran mo. Tama ba ako? Nagkano kay Pukpok? Tama ba na 2-5 ang binayaran mo? Nung ikaw ay siningil? 2-5 plus 2-5 kasi 12, another 12 hours. So, ibig sabihin, nag 24 hours kayo. Ha? Nagpadagdag pa lang. Nagpadagdag pala. Ibig sabihin, nabitin? Nagpadagdag? Sobra demanding. Ne, sobra demanding na. Pero tama ba na dalaw, nagdagdag ka ng another 2-5? Kasi diba, sabi mo, 2-5 ang binayaran nyo, yung magkwintuhan tayo. 2-5 ang siningil sa'yo, diba? So dahil nag-extend kayo ng another 12 hours, nagdagdag ka ba ng 2-5? O ano ba ang totoo? Para malaman ng makinig tayo kapatid kasi mag-ano siya? bitin daw ang pokpok. bitin daw ang pokpok. Lumamon yan. Ang lakas. Aray ko. Nabitin pre, tinulugan ko. Magkano ang binayad mo? Sabihin mo na kayo, naghintay sila ng magkano ang binayad mo sa extension na 12 hours. Kasi lakas nga talaga lumamos. Kaya bigat ng katawan. Umorder po kasi siya ng guest namin. Banana split at crispy pata. Kita mo, talagang iba talaga ang kwento. Yun pong banana split, 180 pesos. Ayan. Nagkikwento sila dito. Tingnan mo yung mga testimonya nila, makikita mo talaga na talaga may kaganaan. Kita mo, saan kayo makikita ng live? Darating si McDonald's, si Starbucks darating. Kita nyo? Kananaib ko lang. O, di ba? Crispy pa. Akin na banana split. Kinain ko. Kanya, crispy pata. Ayan. Si Victoria Court nagpapatunay sa mga nangyari. Andiyan, crispy pata daw. 599 pesos. Kita mo? Legit. Hindi kami nag-imbing. Ano ba? Crispy Paris. Nga una niya, gulat ako pre. Kala ko nga, busog na.
Gutom pa pa. Gutom pa! Gutom pa ng gandong kay Pukpok! Gutom pa pa. Gutom pa pala? Diyos ko, ito na ang nagbaba. Nagbabag. Ano, gutom pa? Oh! Oy! Nagkandong kay Pukpok! Hindi pa, hindi mo pa nasagot kung magkano ang siningil niya sa'yo sa another 12 hours na extension. Pakisagot muna kasi kailangan nila malaman. Please, pakisagot lang. Nagkandong kung magkano yung binayaran mo sa kanya bilang parokyano niya sa loob ng 12 oras at sa loob ng another 12 hours extension, magkano ang nasingil total sa'yo? Yung siningil niya sa'yo na bayad mo sa kanyang serbisyo. Di ba tinulugan mo pa? Gutom pa? Patay gutom pala si Pumbo. Aray ko. Ah, ano? Nagkandong, pakisagot kung magkano ang binayad niya, ha? Magkano ang kanyang binayad na total doon sa loob ng 24 oras ninyo na pananatili sa loob ng Victoria Court, ha? Yan ay kailangan na kaya na. Kita mo, pre, sabi ko, tika, muna ilagay mo nga apat mong daliri sa iba. Sa ilag, iba mo ng dibdib. Mo, sobrang laki ang tiyan. Malaki na ang tiyan. Bakit sobrang laki ang tiyan? Sobrang ka naman. Nag-extend po. Nag-extend po sila. Kaya instead na 12 hours ng instead ng rate charge na lang namin daily rate ay 2,745. Ay, yun ang binayad na total. Ano, diba? Nako, pre. Si manager na nagsabi sa nagbayad. Sa nabayad ko, grabe, laki umuyak, umiyak. Umiyak ang bulsa mo? Umiyak? Ah, di ba? Ano ba? Ano ba? Helicopter ba siya magtrabaho? Paano ba siya magperform? Talaga bang magaling siya ang helicopter? Ano? Nagkandong? Paano siya magperform? Para bang helicopter siya or talagang ano? May tanong rin ako sa iyo mamaya. Ikaw ba yung kinuhanan niya ng laptop? Ay pa, ito pala. Okay. Siya rin pala yung kinuhanan ng laptop. Laptop, okay. Hindi pwede helicopter, pre, hanggang saranggula lang siya. Ay, nagkandong. Tanong ko lang. Ikaw rin ba yung kanyang kinuhanan ng laptop na nung nakuha na yung laptop sa'yo ay hindi na nagpakita? Ikaw rin ba yun? Pakisagot lang, please. Kasi pinatutunayan natin sa publiko na talagang may mga laptop na kinuha, hindi binalik. Talagang pakao pa lang mukha. Totoo, ito pong story namin. True to life story to, ha. Hindi kami nagbibiro. Totoo. May nagpapatawa kami. Pero itong kaganapan po na to ay talagang ano to? Talagang totoong nangyari po ito. O, diba? Yan, ha? Hanggang kamay lang, pre, sobrang bigat. Malakas nga kumain yung guest namin dahil humingi pa ng 5 extra rice. Aray ko. Pisti kayo. Yung tanong ko sa'yo na gandong, ikaw rin ba yung kinuhanan ni Pukpok ng laptop na pagkatapos makuha ng laptop ay basta ka na lang binasura? 5 extra rice. Mayroon, pre, isang kilala ko ang sa akin lang. One time lang ako. Ah, one time ka lang. Ibig sabihin, hindi pala ikaw yung... ibig sabihin, hindi siya nagkukwento, nagawa-gawa. Kasi yung laptop po na kinuhanan niyang lalaki, nasa Japan, hindi pala siya, kaibigan pala niya yun. So, ibig sabihin po, yung katiwalaan diyan sa inyo, sa side nino, sa hanay nyo,
sa pangunguha ng laptop sa mga lalaki na ginagamit nyo, na sabi ninyo, hindi kayo ng apak ng tao. Yan po ay pinatutunayan ng mga kaibigan, mga kakilala na may laptop kayong kinuha, hindi pala kayo makabili ng laptop. Bakit ginagawa niya yan? Sabi niya, hindi kayo ng apak ng tao. Nag-lecture ka pa nga eh. Nag-lecture ka pa nga. Diyan ah, dinidefine mo ka nung ibig sabihin ng success. Tapos nag-advise ka sa publiko na huwag mang apak ng kapwa. Pero lahat ng pinapatulan mo ay may mga asawa at may mga pamilya. O, di ba? Ngayon, ito. Nandito si Victoria Court. Nagpapatunay. Kilala taga-Japan yun. Oh, kilala taga-Japan yun. Oh, kira mo. Kaya one time, big time, pre. Ah, one time, big time. O, yan pala. Ganun nga kayong klaseng tao. Ibig sabihin, talaga. Oy! Nagkandong kay ano? Nagkandong kay Bokpok. Ang mapagmahal na nanay, yan ba ang lalaking nakasama ng anak ko? Hindi rin, iba ang nakasama niya. Hindi yan ang nakasama niya. Hoy, mapagmahal na nanay, bakit mo yung anak mo binubugaw? Sagot. Bakit mo yung anak mo binubugaw, ha? Sagutin mo ako. Mapagmahal na nanay, bakit mo yung anak mo binubugaw sa mga lalaki? Sagot. Antayin ko yung sagot, ha? Kasi, bakit mo binubugaw yung anak nyo, ha? Sumagot ka diyan. Paki-explain po sa amin para malaman namin kung bakit mo. Hindi ko naman binubugaw. Ang anak ko, pinakilala ko lang. Pinakilala lang. Tapos, siyempre nagkatawagan sila eh. Ikaw talaga na nanay ka ang may kasalanan. Kasi kung bakit mo ipinakilala sa mga lalaki na yun na nagtawagan sila, nagkita tuloy sila sa Victoria Court. Kasalanan mo na nanay ka, mukhang pera ka rin. O di ba mukhang pera ka? Eh bakit mo pinakilala yung anak mo kung wala kang balak na pagkapirahan? Kung saan may pera, doon mo pinakilala. Tiwali ka talaga na nanay ka. Mapagmahal ka, tiwali ka naman pala. Eh bakit dapat hindi mo pinakilala para hindi sila magkatawagan, hindi magiging sanhi ng kanyang pagkawasak ng kanyang sabagay. Ang dami mong pera pag-uwi niya, di ba? Mapagmahal na nanay, magkano bang inuwi niyang pera nang umuwi sa bahay niyo? Bakit mo binubuga yung anak niyo? Ibinigyan ako ng 5,000, sabi gift daw. Hoy! Mukhang pera talaga itong nanay na to. Okay, kita niyo? O, di ba? O, mapapakikita niyo na talagang may kaganapan. Isipin niyo, yung nanay na mismo ang umamin na binigyan siya ng 5,000 ng kanyang anak. Pag-uwi pa ng anak ko, may pera pa sa bulsa. O, kita mo? Talaga, grabe talaga itong nanay na to. Grabe itong nanay na to, magbinta. Kaya hindi mo man binugaw, pinakilala mo, ganoon na rin yon kasi tinanggap mo yung pera pag-uwi niya. Sobra ka naman na magulang katiwali mo, wala ka sa lugar. Grabe, pati anak mo, binibinta mo. Anong klase kang nanay? Tapos si Pukpok, kabilang ka pa doon sa nag-suplong sa kanya sa kalalakihan na kung sino-sinong humahatak kaliwat kanan. Anong klase kang nanay? Sabi ni nagkandong kay Pukpok, pipiliin ko anak ng bugaw na nanay na to. Nanay na to, pre. Dahil masarap sa helicopter, kaso magaling sa ninja. Magaling sa ninja? Magaling daw sa ninja? Magaling sa ninja? So, ibig sa helicopter talaga ang perform. Ano bang kasing nanay yan? Ayun. Bastos yan ang nanay, oh. Yan, oh. Tingnan mo yung nanay. Iniisip ko lang kalagayan ng anak ko kaysa maging patay gutom at pa-YouTube-YouTube lang. Aray ko! Kaya pala binibinta niya, kaya pala binubugaw niya, kaysa naman daw mag-YouTube-YouTube lang, maging patay gutom, katulad ng iba. Yan, kaya binibinta na lang niya. Grabe na nanay ito, ibang klase itong nanay na to. Sobra ka na. Sana
Puto lang ka ng leeg. Grabe kang nanay ka. Walang kwentang nanay. Sabagay, mukhang pera kayo eh. Pera lang naman ang hinahabol. Nung matulog ako, nawala biglang anak ni nanay. Anong nangyari, Amazing Idol? Di yan nanay ni Fox. Nanay yan lang niya. Nanay na nanay lang. Mahilig magpasikat sa sukmid. Ah! Ah! Sabihin, pakinggan lang natin yung kanyang testimonya. Kasi kailangan natin dito sa palatuntunan ito, mapakinggan yung kanilang child abuse na na yan. Ipakulong na yan. Hindi, lagpas na ano yung kanyang ano eh. Lagpas na sa edad yung kanyang. Anak ko yan, gusto mo birth certificate niya? Hoy! Ma'am Pilma, huwag mo siyang hamunin. Bigyan ka ng birth certificate. Hindi raw niya. Hindi raw yung underage. Para mag-child abuse. Huwag kayong ano ha, kay may birth certificate siya. Pakita sa inyo. Kita niyo? May birth certificate yung ano. Aray ka. Yes ko. O diba? Grabe talaga itong mga taga. Ano diyan? Kabila. Puro bintahan ang laman yung nagagarap. Kami po, ang obligasyon lang naman namin sa publiko. Magbabala kami, maputi ang anak ko. O yan, oh. Sabi ng nanay na mapagmahal, ha? Ang mapagmahal na nanay, maputi ang anak ko. Ayan, ang sabi niya, ha? Ha, pasok pa yan sa Juvenile Act ni Coco, ni Kiko Pangilinan. Pasok pa rin sa Juvenile Act ni Kiko Pangilinan. Ko ang signal ko, ayusin mo ha. Pasok pa yan sa Juvenile Act ni Kiko Pangilinan. Okay, sorry. Medyo na ano ang na-interrupt tayo ng signal ha. Medyo tinanggal ko na lang yung wifi. Nagdita ako, medyo nagluloko. Actually, tunayan lang natin dito sa mga kababayan natin na mayroon pong nagaganap na mga ganyan, katiwalian. Sa hanay ninyo yan, hindi kayo nahiya. Isipin ninyo, mga babae, inalok-alok ninyo doon sa mga parokyanong mga mahilig sa ano, mga mamahal, may mga pera. Pakilala-kilala, nag-umpisa muna mga pakipakilala muna. Maputi ang anak mo. Isa ng bugaw, kaso yung isang butanding ang katawan. Sobrang laki na parang laging suot na salbabida. Ano yung pokpok? Ibig sabihin mo, parang salbabida ang katawan? Mataba? Aray ko ba na? Aray ka. Mayong gabi sa inyong tanan. Yotom silon. Yotom slot. Jane. Ayan o. Ito na ha. Kompleto na po ang ating panauhin ha. U-turn slot. Sandali po. Kasi tatanungin ko po yung bantay sa U-turn slot diyan sa JMA, ha. Yung U-turn slot po sa JMA, mayroon po kasi napapansin na pabalik-balik na kutsi diyan tuwing Sabado. Yung U-turn slot po ng JMA diyan sa EDSA, U-turn slot pabalik dito sa Bagong Baryo, sa Monumento. Tatanungin po natin, ay, yung bantay sa U-turn slot diyan, yung may outpost. Magtanong lang kami, sir. U-turn slot diyan, sa ano kasi diyan daw sila nag-U-turn sa EDSA, GMA, papunta po ng Bagong Baryo, doon sila papunta. Nang, nung ano, yung si Pukpok at saka yung guest niya sinagkandong kay Pukpok. Kakausapin ko itong taga-U-turn sa GMA. Sir, usually, anong oras sila diyan dumadaan pagka, ano sila, mag-U-turn diyan sa inyo? Kasi sabi mo naman, minsan nagbabara ng traffic diyan, nagkatinginan pa kayo. Mga usually po, anong oras diyan sa U-turn slot sila dumadaan pag, kung matatandaan po ninyo? Kasi kilala naman ninyo sila, matagal na silang pabalik-balik diyan. At, kilala mo yung personal yung babae, kasi marami nang, pati kayo, di ba? Naging customer din kayo sa U-turn slot. Ibig sabihin, nakikita na ninyo sila pag nag-U-turn dyan, di ba?
Pwede bang? Ayan, opo, nakikita ako po, madalas dito yan. Okay, tama, nag-iyot. Yan o, yun ang slot ha. Jamie, dumating o. Oh. Ang daming dumarating, ang papatunay talaga na. Nag-iyot ang kayo, papunta kayo bagong baryo. Dami ng patunay din o. Oh. Mismo Victoria Court, nagsabi na talagang nag-check-in kayo doon, nagbintahan kayo ng, ano, ng laman, nagkabayaran kayo, nagkita kayo sa corroborated po yung statement, talagang corroborated statement, talagang ano, talagang mayroon talaga nagaganap. Kadalasan mga 9 po ng gabi dumadaan yan, patakip-takip pa ng mukha. Opong patakip-takip pa raw ng mukha. Aray ko. Patakip-takip pa na mukha ang mga peste. Nahiya rin pala. Marunong din pala siya mahiya. Uter slot. Baka iba yun mo. Makita mo. Dala. Dala ka dyan. Ha? O, uter slot. Baka iba-iba sabihin mo. Nakikita mo. Dala. Dala ko dyan. Ha? Shout out. O, diba? Yan. Sa susunod po, mayroon po tayong panauhin galing po sa ibang bansa, sa US po. Hindi ko muna pangalanan ngayon. Kumakaway po sa akin yan at kumikindat. Ayan, sabi ni Dr. Slot sa Jimmy. Kumakaway daw at kumikindat. Yan. Diba? So, totoo. Lahat ng pinuntahan at dinaanan. Guest mo pala amin. Lahat ng pinuntahan nila, alam, may mga ano tayo with, pati po yung female, yung male vlogger po, yung male vlogger na walang pangalan, walang mukha, mayroon pong mag-represent sa kanya, na nakakilala sa kanya para magsabi dito ng totoo, ha? Nagbayad ako pre kay babae, isa na yung binugaw, pero humabol ang nanay na bugaw, na bugaw. Sasama daw siya next time. Sasama siya next time. Yun ang sabi sa'yo nang nagbugaw. Kaya nga, Uter Slot, huwag mo akong ilaglag. Uter Slot, huwag mo ilaglag siya, no? Okay, mag-ano ka? Huwag mo siya ilaglag. Huwag ka raw. Uter Slot, huwag ka raw magpaiba-iba ng sinasabi kasi huwag mo siya ilaglag kasi malaman na iba-iba ang sinama niya. Magagalit yung nanay. Masarap daw yung crispy pata. Mapagmahal na nanay. Masarap daw ang crispy pata, sabi raw nung anak niya. Okay, tamo talagang may nagaganap. Talaga, ayaw ninyo kasi maniwala talaga. Dito nga, kung gusto niyo talaga ng balita na totoo, dito kayo magpunta kasi nakita naman ninyo din talagang McDonald's dumarating, Starbucks dumating, Victoria Court dumating, tapos yung mapagmahal na nanay dumating, Uter Slot dumating din. Oh. Ano bang hanapin nyo dito? Kompleto. Hindi kami dito gawa-gawa ng kwento. Ngayon ako mahirapan. Try ko daw yung Paris. Sabi ng anak ko, masarap daw yung crispy pata. I-try daw yung beef Paris. O yan, oh. Victoria Court! Nandito po si Victoria Court, nagsalita, magsasalita. Masarap po yung beef Paris namin, 550 pesos po siya. Nay. I-try din nyo yung beef tapa namin, 195 pesos po. Okay, tamo mga presyo, legit. Alam na din. Makli, gabi na to, Ignatics lang, talaga malakas. O, diba? O, kita nyo? So, saan ba kayo manonood? Doon sa mga walang kwentang, walang witness? O, dito? Kompleto dito ng witness. Ay, naku nanay, bugaw doon na lang kayo sa McDo. O, Jollibee, may beef. Pate, doon muna lang, tama na din, masarap anak mo.
Masarap anak mo. O yan o. Tingnan mo, legit lahat ang presyo. Beef tapa. Nami, 195 pesos. O, kita mo? O. O, Raylan, may nagkaganap nga. Talaga, talaga nag-check-in sila. Klaro, nagbinta ng laman. O ngayon, sinong tiwalay sa atin, ha? Ay, naku, nanay, bugaw. Doon na lang kayo sa maklo. Nanay, bugaw. Ah, sinagkandong kay Pukpuk. O, diba? Bakit mo naman nasabi nagkandong kay Pukpuk na malaki ang tiyan niya parang salvavida? Bakit mo naman nasabi? Bakit mo sinabi yon? Baka naman gawa-gawa mo lang yan, baka nagkwento ka lang ng hindi totoo kasi ang sabi niya, sexy siya. Bakit sabi mo nito parang salvavida ang katawan? Pwede bang ipaliwanag mo? Sa, ano? Nagkandong kay Pukpuk? Paliwanag mo nga. Sabi niya, sexy siya. Ayoko na talaga manager, butas na bulsa ko. Nung umuwi ako, di naman ako naging masaya. Takot mong pa-helicopter. Pa-helicopter, baga di ako makahinga. Si Victoria Corp po, mayroon pahayag. Tapos yung almusal po, mayroon po kaming Breakfast of Champion. Beacon Strip. Okay, tamo, Breakfast Links. Pork and Beans. Ano, bahas, bros. Egg at Toast Bread. 345 pesos po. Champion na champion after ng Banatan. Ayan, ha. Ayan, ha. Lalo na ngayon, nanay, bugaw. Nalaman ko, anak, anak mong gold digger, may Japan pa at si Pinoy bugaw. Ayan, si Pinoy bugaw. Ah, may Japan pa pala, malibang kay Pinoy bugaw. So marami pala talaga yan. Ibig sabihin, hindi lang si Pinoy Bugaw yung ano niya, mayroon pa sa Japan. Yung bang ibig mo sabihin? Nagkandong? Nabugbog. Nabugbog sa gastos. Ang katawan niya malaki. Sobra nung nakahubad na. Sagwa-sagwa ng katawan. Hindi ako makahinga. Aray ko, hindi ako makahinga. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Ang nanay na mapagmahal, siyempre, the more, the merrier. The more, the merrier daw. The more, the merrier. Si Raul, no? Nanay to, mukhang pera itong nanay na to. Anong klaseng nanay ka? Nakukontento ka sa bastos mo magulang ka, makatiwali talaga kayo dyan. Pasikat ka pa sa sukmed. Tarantado kang nanay ka, pasikat ka sa sukmed. Sabi mo pa, hindi kayo taga-relocation. Niyabang mo. Sobra-sobra ng kayabangan mo dyan. Pag di ko pinakain ang anak ko, edi papayat. Magmumukhang patpat. Pre, mas maganda pa at yummy ang katawan nung binigyan ko ng Lord 300 Smart noong sa Clark siya. Pre, yummy kumpara sa pukpuk na yon. Ay, baboy pala talaga ang pukpuk katawan. Kasi ang kwento na ang kwento kasi dito na nagkandong kay pukpuk. No, nung pagsamahin daw yung dibdib at saka yung tiyan, hindi raw malusutan ang kamay. Sa sobrang ano daw. Ay, Tiger, shout out. Kumusta po, idol? Hello, everyone. Papapiulo tayo. Ngayon, idol, nice. Color shirt. Okay. Sinabi ko naman. Aray ko. Okay, diba? Ah. O, diba? Makatotohanan kami dito. Wala kaming gawa-gawa kwento dito. Talagang nandyan. Victoria Court, nagsalita. McDonald's, nagsalita. Galing sa McDonald's kayo nagkita. Tapos, galing nga yung Starbucks, lumipat sa McDonald's. Tapos, U-turn slot. Nakita kayo sa U-turn slot. May ano doon, nagtotrapping doon sa U-turn slot. Nakita kayo. Tapos, si Victoria Court, nagsalita. O, diba? Oy, nagkandong kay Pukpuk. Minsan ba, ikaw ang naging kasama niyo sa IBP? Yung ihaw balot. Ano? Ihaw balot.
Ihaw balot. Kalimutan ko yung P. Ihaw, IBP. Ihaw balot. IBP Road, diyan sa may likod ng bookstore, sa may likod ng ABCBN. Ikaw ba minsan yung kasama ni Pokpok doon para mag-inom ng beer, mamulutan ng tangigi, mamulutan ng tuna, tsaka sinuglaw? Ikaw ba yung kasama niya doon sa IBP Road? Pag di ko pinakayanan ako, edi papayat, nagmukhang patpat. Grabe naman itong nanay na to. Huwag naman ganyan, nanay. Nabugaw mukha talaga kayong pera sa'yo, anak mo. Grabe na nanay ito talaga. Ang bastos na nanay. Pero, talagang totoo talaga may nagaganap dito. Kaya yan, oh. Kuy-kwento. Nagkita mo naman yung, pati yung McDonald's dumating. Nagkukwento, nagbigay ng testimonya, pati Starbucks dumating. Okay, tamo, diba? Galing talaga. O, diba? Ano nangyari sa inyong mga magulang? Bakit? Ano nangyari dyan sa hanay ninyo dyan sa inyong ano dyan? Ihaw Balot Plaza, yan. Ihaw Balot Plaza. O, tingnan mo. O, kita mo. Nagaganap talaga, totoo talaga. Ihaw Balot Plaza. O, yan, o. O, kita mo. Ganun, hindi ko alam, sila mismo nagbabanggit. O, kita nyo. Ibig sabihin, ang sinasabi ko po legit. Kasi hindi ko nga matapos-tapos pagsabi. Tinatapos niya kasi nga alam nila yung lugar kung saan sila nandun. Ihaw Balot Plaza. Yan. Yan, ha, diba? Ay, nadulas ako. Andyan, ha? Kaya pala ginagawang langbang ko ni nanay ang papel. Papel na kwartang yun pala isang bugaw. Aray ko, bakit delete naman eh moderator ang comment ko? Ay, tika, na-delete? Wala naman nag-delete sa'yo. Naka-jacket ka, paano ka ma-delete? Hindi ma-delete. Ay, grabe na nanay ito, bastos. Wala. Hindi ka mabait na nanay, sira ulo ka. Di ba? Ito po, pagkatapos po ng ating ano na to, live na to, mayroon po tayong parto. Kasi po, yung taga-US po darating dito para patunayan na mayroon pong kamit si Pokpok na vlogger na nasa US po. At mayroon pong representative na darating dito para magpatunay na to, talagang siya may pamilya doon. Ha? May pamilya at kamit ni Pokpok dito sa Pilipinas. Ha? Hindi ako bugaw, mapagmahal ako. Ah, mapagmahal ka siya, mukhang pera ka na eh. Grabe ka na nanay ka, bastos mo ang anak mo, binubugaw mo. Bakit ganun kayo kamukhang pera? Sobrang sama yung magulang. Grabe kayo magulang kayo. Di ba maganda yung anak mo sabi mo? Di ba? Bakit mo bininta? Ayaw niyo nga ama. Di ba? Hindi ka pwede sa relocation. Binibintang yung anak mo ng klaseng bitch blank. Siya, hi, Ma'am Vivian. Nakahabol din. Ma'am Filma, good morning. O yan, nakahabol. Si Mitch Vlogs. O diba? Mapagmahal na nanay. Pinakilala ko, hindi ko bininta. Dinay-dinay ka pa. Pinakilala, hindi bininta. Bakit mo pinakilala? Eh bakit hindi mo sa akin pinakilala kung talagang hindi pinakilala mo? Sa akin na sana. Di akin na sana yon. Ngayon. O diba? Bakit doon mo sa iba dinala? Eh nandito naman ako. Gwapo ako. Nalalaki. Mapagmahal na nanay talaga po. Mapagmahal daw siya na nanay, oh. Bugaw ka talaga kasi ang dami mong proposal sa akin noon, oh. Marami ka palang proposal. Wala, binuking ka na ni, ano, ni Nagkandong. Binuking, ayoko kasi pag pugi ka eh. Bagay tayo, aray ko, aray ko. Aray ko, bagay tayo, aray ko. Aray ko ang nanay, bagay daw kami. Ayaw ng anak niya sa akin, siya lang daw sa akin, bagay kami. Diyos ko, nanana ito, Diyos ko, patawarin ka ng Pilipinas, bigyan ka ng gulapo. Kami ng bala ng Pepsi. Grabe naman ang bintahan ito nangyari dito. Sobra na to. Grabe. Diba? Grabe itong binta. Ako, pogi ah. Bagay tayo. Ay, bagay. Grabe ka naman nanay dyan.
tumawag ka pa sa akin noon, nanay. Ni Pokpok, sabi mo, kita muna tayo sa malapit sa bahay ko sa karpak ng karwas. Ay, oh, detalyado. Kita mo, talaga makikita mo naman. Legit yung kwentuhan dito. Kita mo? Oh, diba? Oh, klaro yan. So, ibig sabihin, may bintahan talaga na nagaganap. Diba? Diba na yan yung mangyaba mo sa relikwisyon? Taas maganda ang anak mo, pinagkakalat mo pa. Pinagkakalat mo, pinasikat mo pa, kasi yung pala, ibibinta mo pala. Bakit mo, bakit ganun yung ugali nyo, baka mukhang pera kayo? Bakit ang yayabang nyo sa sukmid? Akala nyo kung sino kayo? Ha? Sakmalin. Pa sa akin na noon, nanay, pukpuk, sabi mo, kita muna tayo sa malapit sa bahay ko, sa karpak ng karwas. O, kita mo? Yung mga detalye na ganyan, hindi mo pwedeng anuhin yan. Pabulaanan yan. Hindi mo pwedeng pasinungalingan. Grabe kayo talaga, nanay. Wala kayo sa... Sobra na kayo. Wala kayong, ano? Wala kayong kaluluwa ng mga anak. Hindi kayo mabait ng mga nanay. Hindi kayo mabait. Mga salbahe kayo, sirang ulo kayo, nanay, ha? Nay, hindi ka mabait. Tiwali ka na, nanay. Pareho lang kayo ng lahat. Siyempre, papalibre ako sa iyo ng pambili ng ulam. Ah, kaya mo siya pinadaan, magkita muna. Palibre ka pambili ng ulam. Mas gusto ko pa yung buntis na kasama ko noon. Pero masarap kumpara sa isang sirko lang na pukpuk na yon. Ah, alam ko na bakit alam mo lahat, paring amazing. Oh, diba? Alam na pala lahat kung ano nangyari. Oh, diba? Ah, true to life story to. Kala niyo, walang bintahan talaga nag-grap. Yan, oh, nakikita naman ninyo yung istorya. Yung collaboration po ng ano, nakita naman ninyo. Nakita naman ninyo na talagang mayroon mga testimonya. Oh, diba? Ah, ayaw niyo maniwala na talagang ang mapagmahal na nanay, hindi ko sinisira ang anak ko, ha? Pinapakilala ko lang. Pinapakilala lang yung anak, sumbra na kayo. Sira ulo tong nanay na to. Pakilala anak mo. Yung anak mo, ano yan? Flight attendant ba yan? Flight attendant? Yung anak mo? Maganda ba yung anak mo, flight attendant? Yan ba yung ano mo? Sinabi mo sa akin? Flight attendant ka? Ay, yung anak mo? Wala ba kayo sa relocation? Ha? Ibang yabang mo. Ayaw mong magsabi na taga relocation kayo? Bakit ba napakayabang nyo? Susok mo, nakala na kung sino kayo magpakit-akit. Wala naman kayong role. Anong role nyo? Bakit binibigyan ninyo ng role yung sarili ninyo sa sukmid? Wala mang role. Nambabastos lang kayo. Wala mang kayong role. Wala kayong channel. Diba? Malaki bahay ko. Hindi ako taga-relocation. Oh, sinungaling ka. Mayabang ka talaga. Ikaw talaga ang pinakamayabang na nanay. Kaya bibinta ka lang ng anak. Pinapasikat mo lang yung anak mo. Kaya itutuloy. Inaano ng iba. Niyug-yug ng iba. Yug-yug dito. Yug-yug doon. Oh. Diba? Ganon ang kinahinat na sa mga mayabang. O, oh, diba yan, o? Oh? Kita niyo mga comment dyan, mga yug-yug, relocation. Eh, sabi nila, taga-relocation lang kayo eh. Saan ba kayo nakatira talaga? Sa relocation lang daw kayo nakatira. Hindi naman daw class yung tirahan nyo, sa relocation lang. Saan ba kayo nakatira, nanay? Pakilala ko na lang sa iba, ang anak ko. Ayaw ko na sa'yo, nagkakandong ka kay Pukpuk. Hello, Ma'am Felma, sabi ni Eye Tiger. Nagkakandong ka na kay Pukpuk. Ah, shout out! Good evening, magandang gabi. Mapagmahal na nanay, grabe itong nanay na to. Buang talaga na nanay ito. Tingnan mo yung anak niya. Binibinta. Anong klase? Wala kayong kaluluwa na nanay?
At saka tanong ko po sa inyo, bakit man yabang-yabang ninyo sa SOCMED? Wala man kayong role. Ano bang role niyo sa SOCMED? Pasikat. Pasikat lang, walang role. Walang trabaho na, totoo. Ano bang gagawin? Bakit akit-akit magsalita? Wala man kayong role. Hindi naman kayo relevant. Ano ba ginawa niyo na gandong kay Pukpok? O yan. Ano ba daw ginawa niyo? Sagutin mo yung nanay. Mapagmahal na nanay. Share kayo sa lalaking may pera, anak mo. Tanong ko lang. Yan, sagutin niyo yan. Ikaw na, sus, yung nanay na tumukhang pera talaga to at saka ang yabang. Ang yabang, akyat dito, akyat sa LS. Wala namang role. Wala niyo sa SOCMED. Wala naman. Bakit ba kayo nandyan? Kailangan ba kayo dyan? Gift yun, gift! Gift daw yun. Gift daw yun, ha? Binigay, tinanggap ko lang. Ay, tingnan mo yung nanay na to talaga. Sira ulo talaga yung nanay na to. Talaga mukhang pera. Binigay daw, kaya tinanggap. Kaya, tudas na ang anak mo. Pre, gawin kong santa ang anak ng babaeng ito. Santa kinunrunahan ng maraming ulok. Santa kinunrunahan ng maraming ulok. Grabe naman na, ano yan? Santa. Gagawing santa daw, kinurunahan ng maraming ulok. Okay lang ba sa'yo, nai? Kurunahan yung anak niyo. Grabe naman yung nanay na to, wala sa ayos. Sobrang bastos ng nanay na to, talaga mukhang pera. At saka, kaya mayabang kasi kayo, social climber kayo. Ang role niya ay magmura. Ang role ng nai, ang role mo ba magmura sa SOCMED, mambastos ng mga professional doon sa taas ng LS, sa SOM? Mayabang lang 'yan. Makapagbigay lang sa ng mask at ayuda. Ah! Hindi naman sa kanya 'yon eh. Katulong lang siya doon eh. Grabe yabang 'tong mga 'to. Wala mang rules. Andito si McDonald, dumating. Si McDonald nandiyan, oh. Parang naalala ko yung dalawa na yan. Oy, naalala ni McDonald. Ah, naalala mo na yan, McDonald, yung dalawa? Ayan na, si McDonald, nakikita kayo, yung gumamit ng CR dito sa amin, hindi naman umorder. Ah! Gumamit ng CR, hindi naman pala umorder kayo. Nandiyan si McDonald, nakakahiya kayo. Si McDonald nandiyan, mahiya kayo, huwag kayong gamit ng CR na gamit, pasok na pasok, hindi kayo mag-order. Yung dalawa daw na yan. Huwag kayong, nakakahiya kay McDonald, huwag kayong punta ng punta doon. Hindi naman pala kayo mag-order, tapos gamit kayo ng gamit ng CR. Tapos magtambay-tambay pa kayo doon. McDonald at Marte, sila bang mag-ina ang nakita mo? Oy, may tanong si, ano, magkagandong kay Pukpok. Nanghingi pa ng plastic cup. Nanghingi pa ng plastic cup. Ang peste. Okay, tamo? Saan kayo makakita ng live? Dito lang kayo makakita ng live na may McDonald, may Starbucks, o diba? May nagkandong sa Pukpok. Tapos mayroong U-turn slot. O diba? O kompleto, may Victoria Court pa. Sige nga. Kahit magkunwaring mayaman, ang nanay yon mukhang patay gutom pa rin, trying hard na magmukhang mayaman, pero ugaling palingkira pa rin. Totoo naman. O, diba? Grabe talaga yung mga tao na yan, magbinta ng kaluluwa, ang babastos. Yan, o. Nakita ko po yung nanay na yan, nung may dumating na lalaki, sabay karipas ng takbo nung nanay na niya. Nung nanay. Bakit kumaripas? Yung nanay ba? Nanay, bakit ka kumaripas ng takbo, nay? Ano ba dahil na nakita ka lang ng McDonald, bakit kumaripas ka ng takbo nung may dumating na lalaki? Ano nangyari? Siguro nagtakbo ka ng pera, inistapa mo yung customer. Sabi ko na nga, babakdo na ni Marte. O, diba? Hindi feeling ko lang nasa marathon ako.
Feeling ng tanong na sa marathon siya, bagong nanay ito. Warlord Salome, shout out. Magandang gabi kapatid. Welcome ha. Welcome kapatid, shout out. Kita niyo naman ito. Kahit sino nakakarating dito sa live, o diba? Nakakarating dito sa live yung lahat ng mga panauhin natin, yung mga involved sa mga kinaroroonan ng mga taong nasadlak sa mga bisyo na wala sa ayos. Diba? Kita niyo na? Pagkakailangan natin ng mga establishmento na ano, mag, ano sila, magbigay ng pahayag, dito sila, imbitahan natin. O diba? Eh, imbitahan natin dito. Lahat po, legit talaga, oh, legit lahat yan. Pati Victoria Port, pumunta. Nagpinaunlakan yung ating imbitasyon. Sabi kasi niya sa akin, maganda katawan ng anak niya. Ah, nagsabi pala siya. Ayan. Sabi pala ng anak niya na maganda ang katawan ng anak niya. Oh, sabi, sinungaling pala yung nanay na to. Sabi mo, maganda yung anak mo. Nanay, Bartolome Agusto, daming kalaban, 29 thumbs down. Ah, ganon. Dami. Sabi nila, hindi sila nanonood dito. Huwag daw manood para hindi raw masaktan. Eh, ang daming thumbs down. Ibig sabihin, dami nilang nanonood sa atin. Talaga, sikat na talaga itong programang to. Wala na. Dami nanonood. 29 thumbs down. Ibig sabihin, 29 kayo taga... Diyan, nanonood sa amin, ah, diba? Nasasaktan kayo, ibig sabihin. Maganda anak ko, mataba lang. Mataba pala eh. Ay, bakit? Bigyan ko siya ng pera. Malaki, sabi niya ako ng una, ang anak niya. Aray ko. Sa, binigyan ko siya ng pera. Malaki, sabi niya, ako ang una sa anak niya. Aray ko. Siya pa mauna. Aray ko. Uy, andito si Engineer Bartolome. Ah, si Engineer, andyan si Engineer Bartolome. Kumusta na Engineer Bartolome? Si Engineer Bartolome, nandiyan na. Yung mga palasalita diyan. Mga puro-puri sa kanilang hanay, mga nakakadiri kayo, wala na kayong pakialam sa inyo. Mga pisti kayo. Hi, Engineer, gusto mo makilala anak ko? O, Engineer Bartolome, kung gusto mo rin makilala anak niya. Engineer, alam ko talagang name ni Engineer Bartolome. Diyos mio, unsa inahan. Oo, oh, na talaga, huling-huli na. Yun kasi ayoko na talaga. Inahan. Oy, makilala ba? Si Engineer daw. Engineer Bartolome, baka sabi ng nanay, baka gusto mo rin makilala anak niya. Pwede. Oh, pwede raw, Nay. Andiyan si Engineer Bartolome. Oh. Pwede raw. Nagkakita kayong dalawa ni Engineer Bartolome. Gusto nung birthday mo. Diba, Nanay Bugaw? Nagkakilala na pala kayo? Kunyari pa kayo? Kunyari pa kayo na. Mahilig ka kasi na yung magpanggap na mayroon ka. Kaya ganon. Ano ba? Warlords, Salome, tika nga, sinong pukpuk ba topic natin yung malat ba o being may bukol sa didi? Aywan ko, sino may bukol sa didi? Wala man ako na-check up. Huwag mo kami i-booking.
Magkandong inggit ka lang ata eh. usap kayo. Huwag kayo magkagulo. Kita niya naman yung mag-agawa na kayo sa babae. Magkatulo kayo niyan. Baka may mga tulo na yung anak niyo, ha? Nanay, yung mga binibinta ninyo yung anak niyo, baka may tulo na yan. Ayosin niyo. Iba, ano niyo, ipatsik niyo na sa ano? Sa doktor. Basta anak ko maganda at maputi. Maganda at maputi daw, ha, anak niya. Sabi niya sa akin, nanay, bugaw. Kaya wag kang magkaila sa akin, kaya nasuka na lang ako. Ah, kita mo? Nasuka na lang pa, wag mo nga. Yan pala eh. Ano ba talaga na yung, ano mo, pangarap mo sa anak mo? Magkasawa ng mayaman? Ano ba? Hoy, Bartolome Agosto, hindi ko kayo binuking. Ang alam ko, nalasing kayo nung may anak kang dalang. Hindi ko ginugutom anak ko, kaya mataba. Warlord, Salome. Bartolome Agosto, di ba ang Nemo ay sinabi ni Duna? Ayan yung mga puro sinungaling si... Pa-check up ng ako, pre. Kasi tatakot ako, baka may tulo nga. Ah, baka may tulong ngayon. Bakit? Marami na bang gumamit? Marami na bang ibang customer? Na ano? Marami na bang ano pre? Marami na customer na gumamit? Ha? Marami na gumamit yan? Kawawa talaga yung pamilya na niloko doon sa San Diego? San Diego? Kawawa yung pamilya na tinarantado ng isang ama na praning. Nagbabait-bait na nagtitinuruan. Kaya ang gusto niya, babuhin niya ako sa mga pananalita niya. Eh ngayon, sinasabi ko yung katotohanan. Shout out kay El Robo Cobo. El Robo Cobo. El Robo Cobo, ha? Hoy, walang tulo ang anak ko, ha? Uminom yun ng kutrimok sa umiinom na yung anak daw niya laging umiinom ng kutrimok sa sol. Diyos ko naman itong nanay na ito. Aray ko. Akala mo kung sino kang umasta na nanay ka doon sa mga LS? Akala mo kung sino kang mayroon? Pabigat-bigatin, ifikan, ang bastos mo naman ng taga-relocation. Diba? Taga-relocation ka lang? Warlord Salome, ano pala pangalan ni Engineer Bartolome Agosto na yan? Ah! Hindi pala yan tunay na pangalan ni Engineer Bartolome? Hindi pala yan? Sabihin nyo ha! Eh! Ibulong nyo na lang! Huwag nyo na sabihin dyan! Turo kayo silang mag-inahan para may palipad sa GCAS sa mga LS Games. O, kita mo? LS Games, ha? Ayan, gamot sa UTI yun, nanay, na bugaw, hindi tulo yon. Gamot. Gamot pala sa UTI yun. Hindi yung gamot sa tulo! Sobra naman itong nanay na ito, bastos. Huwag ka na, kasi mukhang pera na eh. Aw! Huwag ka na yung mukhang pera. Huwag kayong gold digger, kasi yan tuloy, pati laptop, mga... Hindi ba kayo nahiya din sa mga ginagawa ninyo sa ano? Huwag kayong sira ulo ha. Sumbong ko kayo kay Pipoy Didi. Ah, kay Pipoy Didi, ha? Ano pala kayo dyan, ha? Okay. Medyo, may parto po tayo, ha? May parto. Yung parto po, kasi maraming panauhin na dadalo. Kasi po, pati yung taga San Diego, sa US po,
magpunta po dito para magpatunay na yung lalaking vlogger na yan ay pamilyado at kumabit dito sa isang vlogger na malaki ang tiyan at saka yung dibdib malaki. Pag inipit daw yung tiyan at saka ano, hindi magkasya ang kamay. Yan ang sabi. Kahit magsumbong ka kay Pacman Engineer, Palpak Bartolome, sos, kahit pala magsumbong ka kay Pacman, wala sa kanila. Magsumbong na kayo kay Pacman, wala daw sa kanila yon. Ginagamit nyo naman si Pacman ngayon para mag-party list kayo, no? Talagang kakapal talaga ng mukha nyo. Ang bububo nyo yung dumiskarte, wala kayo sa hulog. Ang bobo nyo dumiskarte, nabubulilyaso kayo. Wala. Wala talaga kayong mga... Grabe news, amazing, kumplito lahat ng guest nandito. Ma'am Sally Gisa, hello, good evening. Guapo and everyone, oy. Okay. O, diba? O, ngayon, ano pang masabi ninyo? Kumplito yan, mga witnesses, nandyan. Pati management ng Victoria Court, dumating. McDonald, dumating. O, diba? Oy! Mag-request na ako sa mga panauhin. Pwede bang lumapag kayo lahat dyan sabay-sabay para makita kayo ng mga taong mga bagong dumating na ang ating mga panauhin kayo nandyan, lahat lumalalapag. Pwede bang lumapag sila lahat dyan kahit na hindi na mag-comment na yung kanilang mga pangalan ng McDonald's, Starbucks, Victoria Court at saka Yotor Slot. Pwede ba? Pwede po bang makalapag dyan ang McDonald's, Yotor Slot sa GMA, tapos Starbucks, Victoria Court? Pwede bang lumapag kayo dyan at makita nila? Nandiyan na po, nandiyan sila. Lumapag na si Victoria Court. 12 hours, 8:45. Yan, ha. Nandiyan si Victoria Court, ha. 12 hours. Nandiyan na rin po yung U-turn slot sa Jimmy. U-turn slot na kung saan nakakakita. Magandang gabi daw. Nandiyan. Kung saan siyang nakakakita doon sa mga dumadaan dyan na papunta doon mag-U-turn para mag-check in doon sa mga baryo, siyang kabilang sa mga nakakita, mga kapatid. Si McDonald at saka si Starbucks po nandito rin. Welcome, McDonald, Starbucks, management. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Salamat po sa inyong pagpa-unlock sa aking imbitasyon. Nandiyan na po si Starbucks. Nandiyan po si Starbucks, ha? Nandiyan, Starbucks. Quezon Avenue po. May wifi pa na libre. May wifi po libre sa Starbucks, ha? Andiyan po, nag-advertise sila, umorder po kayo, ha. Mag-wifi, free wifi pag ma-umorder, ha. Free wifi, yan. O, oh, si McDonald po, nandito rin. O, oh, yan, si McDonald. Nandiyan. Nandiyan, kumpleto po ang ating mga panahon. Pati si McDonald, nandiyan po. MRT, station, ha. Itcha. Yan, ha. Nandiyan, kumpleto. Nandiyan, ha, si McDonald, dumating. Si Starbucks, si Yotor Slot, si Victoria Court, dumating. O, diba? Kompleto tayo. Maraming salamat po sa ating mga panauhin. Dahil po mayroon tayong parto, hindi po tayo magtagal kasi... hindi tayo magtagal kasi may parto po tayo. Ang parto po, malalaman ninyo kung ano ang kalagayan ng isang vlogger na nasa San Diego na kung saan po walang mukha, walang pangalan at wala pong awa sa pamilya na kanyang nilapastangan at pinagtaksilan, hinuhudas habang kumakabit po sa pokpok, ha? Yan, ha? Yan na. Hoy, McDonald ni Marte Station, umorder ng plastic cup para uminom ng tubig kaya na naihi ako. Okay, tanyo. Saan kayo makita ng mga palatuntunan na nandiyan yung mga panauhin? May McDonald, may Starbucks, may Victoria Court, may U-turn slot, kompleto. O, diba? O, ano ba ang sinasabi namin? Hindi namin napatunayan dito. Kompleto. Wala kayong hanapin, ha? Wala kayong hanapin, kompleto. Nandiyan lahat. Kompleto. Magandang gabi sa lahat sa inyo. Kompleto yan. Wala kayong ma... Wala kayong mahanapin dyan, kompleto, maganda. Maganda ang ating usapan ngayon, ha. Kompleto tayo. Ina, nipok
po kanina pa ako gigil sa iyo. Inarali po kanina pa sa gigil sa iyo. Mother and daughter collaboration news break. Are ba? Doon na hello, good evening, sabi ni Mang Pilma. Doon na hello, good evening. Aray ko. Yan ang bakit sa'yo gigil sa akin? Bakit kayo gigil sa akin? Yan, oh, nanay. Mapagmahal na nanay, ha? Mapagmahal na nanay. Yan. Ano like mo, idol? Ano pa like mo, idol? Narito na rin si Impoy. Well, Aka Joris, walang magmamahal. Ang mapagmahal na nanay. Sinishare ko lang ang anak ko. Oy, sinishare lang daw niya ang anak niya. Hindi naman daw niya binibinta, sinishare lang. Pakilala ko yon si nagkandong kay na, na yun kasi siya nagbigay ng load sa kaibigan ko noon. Ah, kilala mo pala yung lahat. Tita mo. O, diba? Saan kayo makita ng LS? Dito lang kayo makatagpo ng LS na talagang nandiyan ang mga panahin kompleto. Ano ba? Oh, sige nga. Pipilipitin ko talaga yung leeg mo, bayot. Si mama, kumusta na si mama? Ano ba? Kumusta na si mama? Mama, si mama, kumusta si mama? Mama, kahol ng kahol daw si mama. Hi mama! Palagi ka raw sa lalaki mo, balita ko. Balita ko, nagpunta ka raw sa bingguhan. Balita ko lang, ha. Grabe daw, magpatalo yung boyfriend mo, ha. Inuubos mo ang pera mo, sabi nila. Warlord, ma, AFK. Ako, ML ko. Dahil sa'yo, ano tanong mo? O, diba? Shout out Sinatso to. Ah, Sinatso pala yan. Ah, Sinatso ka, ha. Ikaw na pukpok, sabi sa akin ng kaibigan ko, sagwa-sagwa ng katawan ng anak mo. Si share ko lang. Si share ko lang, ha. Grabe na, Natso ka. Sinatso ka. Nasuka, anatso. Kala ko nasuka. The world for tonight, news break. Grabe yung mga ano natin dito, mga talakay natin, kakaibang dating. Diba? Inaaway niyo naman ako. Natso, ano kailangan mo? Announcement! Pakisauli ng laptop sa Japan, sa taga-Japan. Mahiya kayo. Mahiya kayo. Bumili kayo ng inyo. Sabi nyo, hindi kayo mga apak ng kapwa ninyo. Nasuka daw. Inaaway nyo naman ako. Ano kailangan nyo? Doon na Milan Hill, shout out. Mayroong parto, mas matindi yun kasi mayroong taga US na darating. Ang taga US po, mag-attend dito ng ano. Ikaw doon na, ha? Di mo na ako kinakausap, ha? Ayan, ha? Nagkandong kay Pukpuk. Usap. Bakit ano ba usapan nyo?
Oh, kita mo. Kasi nagsusumbong ako sa kaibigan niya noon tungkol sa babaeng pukpok ngayon. Akala niya kasi pati si Inday kinakaryo ko. Ah. Ano? Grabe kayo ah. Pagkagabi ba, bawal kumain ng marami. Bala ko kumain uli. Kalaguyo mo pala si Inday, ha? Ah, kalaguyo niya. Ah, kalaguyo. Grabe sila, ro. Ang dami naglabasan dito sa channel ko ng mga kalaguyo. Magkano binigay mo doon? Ayun. Magkano binigay mo? O, kandong, nagkandong kay Pukpuk, magkano binigay mo doon? Sabihin mo. Kaya sila naggagalaiti, amazing kasi mismo ang mga may hawak ng ebidensya. Andito sa plus, sang kater ba ang nalaman mo ito? Sang kater ba? Nagmamalinis kasi sila. Nawala tuloy si Ma'am Lineda kaya hindi makarelate doon sa... hindi kasi kinausap na ako ni Noni DJ Sweet na alalayan ko si Inday dahil nga makukulong na siya. Ay, ito mga buang kayo. Hindi kasi kausap lang ako nun. Okay. Hoy, ha? Kayo, ha? Sangkater ba? Sangi ka pero ba na nalaman talaga natin? Grabe oh. Alam mo may nagsasalita na sana daw may gagawin yung mga babae laban sa akin. Ibig sabihin, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Wala silang malay, walang utak. Huwag kayong salita na salita kung wala kayong alam gawin. Nainis ako kasi panahon nung binababoy ang aking mga followers. Panahon nung binababoy ako, binababoy ang aking followers, tulog sila. Lahat sila tulog. Pero nung ganito na ang ginagawa ko, rumiris back na ako. Gising na sila. Ganon kagalingan mga piste. Diba? Oh. Sipin mo. Pagka kami ang binaboy, tulog sila.
Ikaw, Iloco Pinoy, plastic ka rin. Bakit yung mga followers ko dito na binabo, hindi ba babae yan? Bakit hindi kayo pumalag noon? Wala ba akong followers na mga babae na binaboy ng inyong Didi Maniac? Na tulog kayo. Ngayon, gising kayo kasi ako ang bumababoy sa inyo. So, gising kayo ngayon. Ang pa-plastic, pag umpugin ko yung mga ulo niyo, mga hipokrito kayo, mga satanas kayo. Babait-baitan lang kayo, pero mga plastic kayo ng mga tao. Pag nagsalita yung si Didi doon sa kanila, mabait, okay daw. Nandun sa kalabasa? Kalabasa group. Isa rin yung plastic na tao, wala rin akong respeto diyan. Ngayon? Hindi. Maganda naman yung mabait kayo sa lalaki, sa babae. Tama naman yun, agree naman ako doon. Nag-agree po ako kung mabait yung tao sa babae. Dapat ganun talaga ang lalaki. Pero ito lang ang tanong ko sa inyo. Bakit nung kami ang binaboy, pinablish ako na wanted, may kikyam, tapos yung mga followers ko ng mga babae, binaboy ng Didi Maniakil, Maniakis ninyo, bakit tulog kayo? Parang wala kayo nakita. Ngayon, kinukundina niyo ako kasi ako na yung rumisma. Ibig sabihin ninyo, hayaan ko lang ang mga followers ko baboyin. Kayo, okay lang kayo. Pero pag ako na ang mambaboy, papalag na kayo. Wow, ang galing niyo ah. Ang galing, ang bait talaga ni Iloco Pinoy. Ano kaming gawing ignorante? Kaya na wala na akong respeto sa mga tao na yun, mga plastic. Wala mga... Kunwari, mga matitino. Pag kami ang binababoy dito, okay lang sila. Tulog. Iloco Pinoy, pag binababoy kami, di dapat gising ka. Dapat gising ka rin. Pag kami ang binababoy, dapat gumising ka. Hindi yun magising ka lang pag kayo na ang aming binababoy, ha? Maganda naman kung magalang kayo sa babae. Tama naman yun. Pero lumagay kayo sa lugar. Huwag kayo masyadong uwi. Wala akong pakialam sa inyo. Nagtataka kasi ako sa inyo. Pag kami yung binaboy, hindi kayo nagsasalita. Pag pinagtatanggol namin yung mga sarili namin. Masakit na. Masakit kami rumis back. Masakit. Kasi sangkater ba ang aming ebidensya?
At saka bakit nila sinasabi na pumapatol sa babae? Bakit ang issue ba may pinipili ang issue? Ibig sabihin ang isyo para lang sa lalaki, wala sa babae. Pumalag sana kayo kung nanakit ako ng physical. Halimbawa, nanampal ako, nanuntok ako. Ay, hindi na talaga maganda yon. Kasi ang babae walang laban. Pero sa chismis, mas chismosa ang mga babae kaysa lalaki. Sige sila labi. Parang na ang sabi nila na manahura daw sa babae. Eh mga babae yung mga palunas ko dito eh. Minahal ko sila. Minahal din nila ako. Bakit kayo ang nagsasalita? Hindi yung palunas ko. Yung palunas ko ang tanongin nyo. Kung bastos ako, baka kayo ang bastos. Nakakatakot. Nakakagulat kung pag tinanong nyo ang mga followers ko ng mga babae, ang sagot ng baboy. Pag binaboy yung mga kaibigan nyo, pupalag kayo. Pero kami, ayaw nyo kaming protektahan kasi hindi nyo kami kaibigan. Ganon. Ganon ba yun? Iloko. Tama talaga yung sinabi ng UTW din nagsabi sa akin, mga plastic daw kayo din, nagpa-plastikan lang kayo din. Kaya wala akong mga respeto sa inyo. Ang bumulong po sa akin, taga UTW mismo, nagsabi na nagpa-plastikan daw kayo diyan. Naghipokrituhan lang kayo. Kami dito, totoong tao kami. Hindi kami katulad sa inyo, mga hipokrito kayo. Huwag kami. Iba na lang, huwag kami. Wala naman problema sa amin. Preto. Pretong tulingan tapos pretong tuyo. Ah. Preto.
partner ng toyo na preto. Sarap kasi may pampala, may appetizer. Hindi toyo na mahalata. Sabi ni may gulay ako, hindi ako nagluto. May gulay ako, hindi ako nagluto. Oh, Bantayan Island, ang sarap niya. Natulog na. Ayan, Noel, Sir Noel Andaya, utawa ka na dahil. Shout out, Sir, magandang gabi. Tagal si Sir Noel nakabisita. Tagal nga hindi nakabisita sa amin, ah. Busy. God bless, amazing idol, Ottawa, Canada. Salamat sa paggalaw.
Yes. Oy, panimagas tayo, panimagas. Ha? Warlord, nakalimutan nila na mas magaling kami at hindi na nakapag-comment sa post at video ko. Ah, panimagas tayo, pinya. Pinya tayo, kain. Wala, maayos na. Walang mata. Malinis na. Ang gusto kasi nila, sila lang ang igalang. Ang gusto nila ang igalang, yung babae lang nila. Yung babae dito, hindi na igagalang. Papayag ba ako noon? Sacrifice as life. Good evening, mga tao. Late po kasi busy. Ha ha ha. Sino man papayag sa gusto nyo? Yung mga kababaihan din sa inyo, yun lang ay galang. Ang mga kababaihan namin dito, hindi bawal, galang. Okay lang babuin. Magkasundo kaya tayo noon? Kayo, kung okay lang sa inyo na ang followers ninyo binababoy, kami kasi hindi pwede sa amin. O, diba? Hindi man pwede sa amin yon. Kayo, kung mga baboy kayo, kayo lang. Huwag nyo kami sali. Mga gago kasi yung mga tao na yun. Ang pinapakinggan lang nila, yung reklamo ng mga tao nila diyan. Yung reklamo dito ng followers ko, ayaw pakinggan. Gago! Kahit kailan hindi tayo magkakasundo. Kahit dumanak ang dugo, hindi ko kayo atrasan. Niwala kayo sa akin. Pagsabihan ninyo yung inyong yung pangalan ng Pitch, ano? Si Pitch?
Yung boses na parang biik. Ang sakit sa tainga. Magsasalita ang sakit-sakit sa tainga. Huwag ka na salita-salita sa ilis. Sakit ang bunganga mo. Bakit wala kang boses na katulad itong boses lalaki? Wala kang ganun? Yung boses mo parang biik na naipit sa... Anong klaseng boses yan? Mahilig pa sumingit sa usapan ang sakit-sakit ng boses sa tainga. Diyos ko. Parang yung biik na kinakatay, boses. Tapos mainis ka pa kasi ang hilig sumingit dun sa mga usapan na ang sakit-sakit sa tainga yung boses. Boses na sobrang sakit sa tainga. Ang pangit pakinggan. Hilig-hilig sumingit. Sabi ko nandun ako yun, batukan ko yan. Tapos nakita ko yung ulo, ang dumi ng buhok. Puro kulot. Hindi marunong mag-ayos ng sarili. Hindi ka kagalang-galang boy. Yung itsura mo parang preso. Respetuhin yung buhok mo na nagkalat na yung kulot, nag-play away na sa baba. Hindi mo ginugupit. Eh, dapat yung ulo mo para mas malinis yan, kinalbo mo na lang. Dungis-dungis ang pagmumukha mo. Wala, hindi kayo kagalang-galang ng mga itsura. Yung buhok niya nag-ganong, no? Diretso sa baba, nagkulot, nag-ganong-ganong yung kulot. Tapos, sasabihin mo na, pupunta ka sa akin, try mo. Kasi daw, bansot lang ako. Bansot naman talaga ako. Di, kaya nga i-try mo. Kung hanggang saan ka talaga. Oh, obligahin nyo yan, yung bata nyo. Si, yung mahilig magtambay sa ilis. Mag-ano ng mga... Mag-abang ng ano dyan. Mga raffle games. Ala, naghanap ng oportunidad sa Team USA. Daming sa'yo pinagtatawaran ka. Yung boses mo palang talaga sakit sa tainga. Tawa na kami ng tao sa boses mo. Parang kang biik na inipit sa gulong. Hindi siguro niya alam yung boses na napakahirap pa. Pag nagsalita siya parang hirap na hirap. Yung pagsingit na hindi man lang normal yung pagsasalita. Pero... Yung, halimbawa, si ako, pwede ako muna magsalita, yung ganong boses. Sastos mo na boses yan. Walang kakwintang-kwintang boses mo. Eh kung nasa harap kita tapos ganyan ang boses mo na marinig ko, maingayan ako, ay hambalusin talaga kita sa mukha. Salita din siya ng salita doon para magkaroon ng boses. Wala naman siyang role doon sa usapan. Grabe yung boses mo, boy. Nakakahiya ka yung boses mo. Palitan mo yung boses mo. Yung boses na, pag nagsalita ka, yung pindipilit. Ay, ginuhok. Ay, Diyos ko. Sa mata na, pwede naman magsalita ng natural na. O kung talagang ang boses mo yun na talaga, walang problema, pero huwag ka sabat na sabat kasi pag pumilit ka, pag singit, lalong namimilipit ka sa boses mo. Nakadiri ng tao ka. Maingay ka. Nagpapasikat ka diyan kasi mayroon kang kailangan.
pumapapil-papil ka, pero, ay, sus! Eh, kung nakakahiya kapag napilipit ko yung leg mo, Brad. Pag napilipit ko yung leg mo, nakakahiya ka. Diba? Nakakahiya kapag napilipit ko yung leg mo. O? Oh, kahit kaliwain lang kita, o. Oh. Nakakahiya ka. Buses biik. Nakakahiya yung lalaki na yun. Buses puto. Yung buses na yun pag maraming tao, nakakahiya. Hindi, totoo. Hindi ako nagbibiro. Yung buses mo, pits, nakakahiya pag maraming tao. Sino to? Kailan di? Kaya topic niyo, sino mo? Sino ka? Pakilala ka. Sige na, please. Kalala ka. Good evening sa iyo, kapatid. Tinatopic ka namin? Sino? Sino ka ba talaga? Magpakilala ka na para hindi kayo maguluhan. Para hindi kayo maguluhan. Hmm. Payo ko sa iyo, Brad, yung sinasabi nilang pitch, hindi magkakilala. Mag-practice ka ng boses na yung hindi yung parang pinipilipit ang leg mo. Yung hirap na hirap ka magsalita. Kaya kapag maraming tao, yung boses mo sakit sa tinga. Bakit yung boses ko hindi naman nasasaktan yung mga nakikinig? Pag sumisigaw lang ako. Pero yung boses mo, ah! Sas, kinuho ko yung boses. Natural mo na pagsasalita, sobrang ingay. Kaya ko na ako sa'yo. Imitan niyo. Sabi niya, wala na akong magagawa. Kumpuntahan daw ako sa bahay. Sos! Ang tagal ko na sa inyo naghamon, wala man kayong ginawa. Lahat sa inyo walang kumasa. Bukas umaga ang paris ng kapiko, papaya na hinog sa umaga sa akin. Diba? Hmm. Si Pitch. Bagay talaga yung kanyang busis sa, ay yung pangalan niya sa busis na kay Pitch. Pitch, iniipit. Yung klaseng boses yung nakakahiya ka talaga ng tao. Ang ingay. Nakikinig ako nung nag-uusap sila sa LS. Yung boses niya parang hirap na hirap ng... Personal, hindi, siyempre.
Paano ko makita na sa abroad yan? Pero sa Zoom na. Nakita ko na yun. Yung picture, wala akong picture na sa kanya. Sino ba yan? Sino ba yan si Kailamdi? Sino ba yan si Kailamdi? Dunagar, sino ba yan? Pinsan ni Fox. Grabe ka, gwapo ko na lalaki. Isipin mo ngayon, iba na ako ngayon mag-vlog. Naka. Miss Donna, huwag mo naman ako ibabas. Mas maganda naman busis ko kayo, Pits. Yung busis ni Pits talaga na kaya pag maraming tao, sobrang ingay. Sakit sa tainga. Sabihin, hindi nyo ba pinagsabihan yan? Huwag ka magsasalita kung maraming tao. Sakit talaga sa tainga. Payuhan nyo si Pitch. Payuhan ninyo na i-record yung boses niya. Magsalita siya tapos i-record niya ang boses niya. Para mapakinggan niya. Kung anong klase ang boses niya mayroon. Nakita ko yung itsura ni Pizza Picture. Sus! Ginoo ko, Diyos ko. Hindi naman ako magbubuhat ng sarili ko, pero mas matino ang itsura ko tingnan. Kung formalidad ang titingnan. Yung buhok niya, nagliparan ng gano'n, no? Hindi malinis-linis. Ang dumi. Walang kapurma-purma na tao. Naka-t-shirt lang. Hindi pa marunong mag-ayos.
Miss Gorgeous. Shout out. Labas ako niyan, ha? Boses ni Pits parang nilalagaring lata. Oo nga, ang ingay talaga ng grabe yung boses niya, napakabadoy na boses. Sobrang ano, balasubas ng boses. Ang sakit sa tenga. Hindi mo siya nahihiya, singit na singit. Ang sakit! Ginaganong ko yung tenga ko habang nanood sa ilis. Tinatakpan ko yung tenga ko, grabe sakit. Alam kaya niya yun? Hindi ba siya nagre-record ng boses niya? Mag-record ka ng boses mo, boy! Para malaman mo kung ano yung boses mo, gano'n ka, sama! Nakahiya ka, parang ka nag-iskandalo kahit na simpleng salita lang, parang iskandalo na yung boses mo. Parang hirap na hirap ka magbigas ng mga wordings. Hirap na hirap ka magsalita kahit na yung simple lang na sasabihin. Gigil na gigil ka. Saan ba hinugot yung boses mo? Aray ko. Sabi niya, bansot lang daw ako. Kaya nga, makipagkita ka kung bansot ako. Ah, hindi pala Spewe yan. Taga-Europe yan. Kaibigan ni Kika yan. Kaibigan ni Kika yan.
Ay, sinipa ko na. Taga-Euro pala. Yan yata yung kaibigan ni, ano ni, Pikay. Hindi na yan siya. Oh, tambok yun, ma'am, tambok. Mamaribig tambok yun ngayon. Tambok mo yung zero. Mga ano na yan? May nagsabi sa akin mismo, taga kanila. Taga diyan, mismo sa, ano nila, mga hanay nila. Mga ano daw yan, mga plastic talaga. Nagpa-plastika lang daw yung mga yan diyan, sa kanila. Shout out. Shout out. Shout out, ha? Good evening. Pero, hindi na tayo magtaga. Hanggang 12 na lang tayo, ha? Hanggang 12 na lang po tayo, ha? Miss doon, ha? Hindi ba si Inday Guru? Hayaan mo silang mag-risk back sa akin. Okay. Usap mo na tayo maya-maya konti. Mga binatili yung tinatago. Tinatarogo mo. Sino mo talaga yan? Kailan di? Kailan di? Kung ayaw nilang mabas, gusto ko ito huwag silang mag-online, dismiss niya. Mga plastic na UTW. Nagagalit sila pag binaboy sila, pero sila, baboy ng baboy sa akin araw-araw, idiot ng idiot. Ay, sing idiot, at saka pokpok. Parehas, di ba parehas lang, pokpok at saka idiot? Oh. Oh. Ba't kayo nagagalit? Galit pag binaboy. Pero kami, babuin okay lang. Aswerte ng mga tao ito. Idiot, si idiot. Ah, di si Pokpok. Oh, sige. Di ba parehas lang naman yun? Hindi. Parehas lang, ano na. Good night, Basilio. Ba't ang bilis mo? Umaya na. Pinagkamalang ka lang. Kasi yan ang pangalan niya dati. Yan ang pangalan niya dati na dala.
is gorgeous. Mamaya ka na pagka nag-out na kami. Mga mabuting tao talaga tingin nyo sa mga sarili nyo, no? Shout out mga mabuting tao! Diyan, puro kabit. O, oh, diba? Masama, no? Sakit, no? Pokpok. Pokpokers. Hindi ano kami hihinto dito, hindi kami hinto. Tuloy-tuloy kami araw-araw. Pokpokers! Shout out! Nawala tuloy si Ma'am Linida. Kasi naman yung topic natin hindi ano. Yung video na wala. Nakahiya. Ah, di ba? Oh. Shout out. Shout out, di ba? Shout out mga matino-ers, matino, shout out mga matino, diyan, shout out kayo mga matitino, magandang gabi. Uy, doon na, mag-end na tayo, paano na tayo? Anong maraming pinaligaya? Anong klaseng ligaya? Maraming pinaligaya o maraming pinarawis yung pamilya? Moron. Marami namang pinaligaya. Ayaw nyo kasi gamitin yung mga pangalan niya. Sino ba sinipa mo? Wala man akong nakita.
Naghahanap ng papil-papilan ito si Pitch. Hanap-hanap siya ng papel niya sa Sukmid. Nagtataka ko sa kanya yun, salita na salita, walang role. Wala siya rin doon sa LS eh. Salita siya na salita, singit na singit. Sakit sa tayo ngayong boses. Paalam na tayo, 12 o'clock na ha. Magandang gabi po sa lahat, ha? Magpaalam na tayo, kapatid. Maraming salamat sa inyo. 12 o'clock na, tulog, pahinga na rin kayo. Maraming salamat, salamat sa lahat. Maraming salamat, maraming salamat po. 12 o'clock na, i-end na natin, ha? Ha, ingat kayo. Karuting ko lang, paalam na pala. Si Jigo Jigo nandiyan. Karating lang, kalalapag lang. Alas 12 na. Saan ka magaling? Nantok na kami. Kanina pa. Alas 9 ako mag-start. Tatlong oras na. Kung sa bagay, may doktor naman sila doon ng mga hayop. Kayang-kaya gamutin ang mga asong uloy. Jigo Jigo, hello. Karating lang daw niya, reklamo siya. Reklamo niya, tulugan na daw. Reklamo siya. Oy, Jigo Jigo! Mamasyal tayo sa ibang ilis, manood tayo. Hiin ko na to ha. Hiin ko na. Salamat, antok na talaga ako. Pero kung mamasyal tayo sa iba, hindi na ako antokin. Ha? Shout out. Okay, good night, amazing idol at sa lahat. Miss Donna, sa sunod huwag mo di pa sipa. Paluin mo na. Marbik, si veterinary yung manok ang gamutin sa kanya. Sige na po, salamat. Ha, salamat. Maraming tiway po sa lahat. Tawagan kita, Donna, tawagan kita. Salamat po, ha. Bye-bye.